Salamat pa ulit-ulit dahil sa iyong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no, need to say na sana all, meron tayong Rappi tool pong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rappi tool po. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rappi tool po. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rappi, Lodi malamang, at pag sinabing cool po, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino, kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino, kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan, dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat pa ulit-ulit dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no, need to say na sana all, meron tayong Rappi tool pong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rappi tool po. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rappi tool po. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rappi, Lodi malamang, at pag sinabing cool po, matik sa kalam. Ikaw ang idol.
idol. Ikaw ang idol. Kaya saludo kami sa mga mabuting niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Kulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino. Dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang pakibag-asa ang iyong hatid. Dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan. Hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan. Dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit. Dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no, need to say na sana all. Meron tayong Rapi Tulpo, handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Ngayon po ay October 11, 2023. Ako po si Marshall Cedo at babati na po ang nag-iisang action man and hari ng public service, Idol Rapi. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Bakit iba't ibang oras na pagbati? Sapagkat iba't iba ang time zone ngayon ng mga kababayan ng Pilipino sa mga sulok ng mundo. May Pilipino, mga OFWs, mabuhay po kayo. Magandang, magandang araw sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Ano meron? Uy, nagulat ako. Hello po, okay. Idol, magandang hapon. Si Sherry ay nagpaalam po at kailangan niya munang magbakasyon at meron siya maasikasuhin, mahalagang importante, personal na mga bagay. Kaya andito ngayon si Marsh. Marsh, ano meron? Ito po, Idol, makakausap po natin live sa RTIA Benguet si Engineer Nicole Benbinen, Camille Elaine Ballesteros in Frances, Leia Fadlen. Okay. Sa ating RTIA Benguet, andun sila. Magandang hapon sa inyong lahat, RTIA Benguet. Good afternoon. Good afternoon po, Senator Rafi. Ate Nicole po pala ito ng RTIA Benguet. Complainants po ng RTIA Benguet. Yes, Nicole. Yes. Okay. Yes, sino yung mga complainant natin dyan, Nicole? Hi, sir. Sir Rafi, si Grace po ito ng RTIA. Si Nicole po is one of the complainant po.
Okay, nalito na ako. Ang dami niya na dyan ngayon sa Benguet. Oh, alas hindi ko na kayo magkala. Ang dami nga. Okay. Oo nga po. Ikaw ay si? Grace po. Grace Punasan. Oh, okay. Well, ito. Ikaw ay Mrs. ni George. Hindi po. Kapatid po, sir. Kapatid. Oh, yan. Sorry, ah. kasi si George Punasan, siya yung in charge sa ating RTA Benguet dyan. Yes, po, at, Si Grace ay pamangkin, tama? Kapatid po, ay, kapatid. Senator. Okay. Tawagin mo si Odette. Ayan. Sa lahat, punta rito, Odette. Next time, pasensya ka na, Grace, ha? Hindi ko kasalanan. Okay lang po, Sen. Kasi yung mga staff, mga counterpart mo dito, dapat sila nagbibigay sa akin ng mga impormasyon na babasahin ko. Wala silang nilagay. Kaya nalito kami rito. So si Grace po ay... coordinator dyan. Anong posisyon mo dyan, Grace? Liaison officer daw, sir. Ba't daw? Liaison officer? Parang naman hindi sigurado. Liaison officer natin dyan sa RTA Benguet, si Grace Punasan, kapatid ni George, na yung inkargado natin dyan. And anong pangalan ulit yung tumutulong din sa atin, yung tita mo, yung wife ni George? Si Noemi po, senator. Oh, di ba? And binibigay sa akin nila Odette, George, and Noemi, and then ngayon meron tayong si Grace. Kumusta naman dyan, Grace? Senator, dumadami na po eh. Dinadagsa na po kami ngayon. Oh, wala nung nag-anniversary po. Nag-anniversary tayo last week at I understand, umabot na tayo ng hanggang 100 kuminsan sa isang araw, tama ba? Opo, Sen. Okay, so ibig sabihin lumalakas na yung ating action center dyan, yes, sa Benguet. Okay, Grace, ano yung may paglilingkod natin sa mga complainant natin dyan ngayon, live, sina Engineer Nicole, Camille Elaine, and then Francis Lea. Anong kanila mga reklamo? Senator, lumabit po sila dito kasi meron yung si Hector Pontalian, which is parang na-scam sila. Hector? Yes. Pantolian. Pantoliana. Pantoliana. Hector. Pantoliana. Oh, parang ito yung nareklamo noon. Ito yung ano ni Yexel. Sino? Yexel Sebastian. Yexel Sebastian at saka yung? Mikey po. Mikey Agustin. Agustin na nasa Japan na ngayon. Okay. Ano raw reklamo nila kay Hector Pantoliana? Papakipas ng telepono? Grace, pakipasa na para diretso na tayo makipag-usap sa kanila. Si Engineer Nicole? Yes, Senator. Ako na po to. Okay. Engineer, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sen. Sige po. Live na po kayo ngayon sa Radio 5 at sa yes, RTIA. Yes po, Senator. Sige po. Senator, bali, naglumapit po kasi kami dito kay Ma'am Grace dito sa Tulfo kasi magmula pa po nung July hanggang ngayon, wala pa pong binibigay na interest as per agreed dun sa contract namin with Hector Pantoliana. Okay. Bale, kinokontakt po namin sila, nakipag-arrange naman po kami sa kanila ng amicable settlement. Unfortunately, hindi po nila kami pinansin. Okay, si Hector Pantoliana po, na-meet nyo mismo in person? Yes po, na-meet po namin sila mismo in person. Saan po? Diyan sa Benguet o sa dito sa Manila? Sa Manila po and Pampanga. Manila and Pampanga. Na-meet po namin sila dito sa Baguio. Okay. Makit po sila before. Alright, nung ma-meet niyo po si Hector Pantoliana, ano pong napag-usapan ninyo? Actually, hindi naman po siya yung nag-present po sa amin ng business. Yung mga taga-Team Z po dito sa Baguio, yung pillars po ng Team Z dito sa Baguio. Ano po? Ano pong tawag niya sa Baguio, ma'am? Team Z po. Team Z. Letter Z as in zebra po, Senator. Okay, Team B. Yan. Z po, as in zebra. Ah, yes, and bravo. Team B. Okay. Z po. Si Senator Team Z. Okay. Pinapangunahan po nila Mr. Hazen Humilde, Mr. Hain Humilde, Miss Micaela Choi. Okay, sorry Mama Odette, dapat pinagsusulat niyo 'yan kasi medyo yung boses ni Ma'am. Okay, Team Z, ano pa po? Sino po yung leader sa Team Z, Ma'am? Si Mr. Hazen Humilde po, Senator. Mr. Hazen. Si Mr. Hazen Humilde. Humilde. Okay. Si Mr. Hain Humilde and si Miss Micaela Damasco Tichoy. Hain Humilde, Hazen Hain, and then ano pa, sino pa yung isa?
Damasco Choi. Damasco Choi. Sila po? Micaela Damasco T. Choi po siya. Micaela, okay. Yes po, attorney. Ay, senator. Okay, Hazen Humilde, Hain Humilde, Micaela Damasco Choi. Sila po and ay yung, mga, ano pa? Yes po. And yung ano po nila, immediate head account manager po nila is yung kapatid po mismo ni Sir Hector Pantoliana, which is si Mr. Hubert Pantoliana. Okay, sandali po. Hubert Pantoliana. So ano naman po ito si Hubert Pantoliana? Sa kanya po, kung baga, kung kami pong mga lenders, senator, yung pera po ng mga, yung pera po namin, binibigay po namin kay Micaela Choi, which is back po ito ng evidences, may mga receiving copies po kami, may mga contracts and checks. Binibigay po namin kay Ms. Micaela Choi. Si Ms. Micaela Choi, ibibigay po niya kila Mr. Hazen Humilde. Si Mr. Hazen Humilde, ibibigay naman po niya kay Hubert Pantoliana. And then, si Hubert Pantoliana po ang mag-drop po kay Hector Pantoliana. Okay, so ang dami mga kamay dinadaan o pangalan na mga yes, nababanggit po dito na kausap niyo. So, Team Z po is dyan sa Benguet. So, yes, kakausapin senator muna kayo nitong grupo na mga binanggit niyo po mga pangalan. And then, after that, imi-meet niyo na po itong si Hector Pantoliana. Hopefully po, Senator, kasi tinawagan na rin po siya ni Ma'am Grace, unattended po siya. Okay. Although si Mr. Hubert Pantoliana is sumagot naman po siya nung 2 weeks ago. Unfortunately, hindi na po ulit nag-respond. Okay. Ma'am, gusto ko lang malaman kung paano ho kayo nahikayat nitong Team Z na para magbitaw ng pera sa kanila. Opo. O mag-join sa kanilang business venture. Yes, Senator. Bali, ang front po kasi nila, Senator, is yung junket operations nga po. Bali, itong junket operations daw po na to is nag-ooperate sa Manila and Pampanga. Noong November, meron din pong in-open sa Minustar. So, ang sabi po nila sa amin, since pandemic, that time na nagbo-boom sila, maganda daw po na meron kaming passive income. So, ito naman daw po is very lucrative. Legit. And ano naman po siya, passive. So, in-offer po nila sa amin yung passive. In return, may 5% kami monthly. Mm-hmm. So, ang minimum daw po is 100,000 pesos. Mm-hmm. 100,000 pesos, meron daw pong cheque, meron din contract. Mm-hmm. And itong mga pera namin from 100, ranging from 100 to millions, ipapasok po ito sa junket operations na meron nga po sa Manila at sa Pampanga. Mm-hmm. And itong mga pera is papasok daw po sa cage, which is yung cage na yon makikita sa junket rooms ng casino. Mm-hmm. So yung ma'am, pera ma'am, na yun. Ma'am, nabanggit ba kung anong pangalan ng casino raw po? Yes po. Unang-una po yung casino po na sinifinance po nila before is yung Gawin Gaumei Group. Yun po yung una. Ano pangalawa, pong pangalan po ng casino? Gawin Gaumei Group po. Saan po ito? Gawin Gaumei? Hindi ko narinig to. Gawin Gaumei Group po. Sa Okada po yan, Senator, pinakita Okada rin po sa amin ito. Okay. Yes, so, yung isa pang casino? Yung isa po, after po ng Gawin Gaumei, nagbukas po sila ng Horizon Players Club or HPC kung tawagin po Horizon nila. Players Club? Saan casino naman po to? Meron po sa May Solaire and City of Dreams. Okay. Daw po. Pero hindi na po namin, syempre since ano din po, hindi kami madalas bumababa. Pinapakita lang po nila yung mga pictures. Okay. Pero nakita po namin sa May Han po, sa May Pampanga. Okay. So, junket na ang pupuntahan po nito mga player na babangkahan ng junket ay sa Dawing Gaumei Group at saka Horizon Players Club na yes, matatagpuan sa Okada, yung sa Dawing, yung sa Horizon, sa Solar City of Dreams daw. Okay. And sa, yes po, and sa Resorts World daw po. And then sa Resorts World daw. Okay. Yes po daw. Pero yung sa Han Casino po at Senator, nakita naman po namin yun sa May Pampanga at saka sa New Star Cebu. Pinakita rin po sa amin yun, which is yun po yung nakita rin nila Mr. Yexcel Sebastian and Miss Mikey. Sans, saan po? Sans Casino? Sa New Star Cebu po, Senator. Sans New Star sa Cebu. Okay. Uh-huh. And then yung isa pa? Sa Han Pampanga po. Han? Han Pampanga. Han Casino and Han Resort Pampanga. Casino. H-A-N-N Pampanga po. Pampanga. Okay. Sige po. So, mm-hmm, dito po sa Cebu at saka yung sa Pampanga, nakita niyo po talaga yung cage? Nakita po namin yung junket room. Ah, yung junket room. Ano po nakita niyo sa junket room? May tables po. May mga tables for mga parang VVIP tables. May cashier. Okay. Mga ganun po na nakita namin.
Okay. Pinaglaro din po kami that time nung nasa Cebu. Naglaro din kayo? Pinaglaro po kami. Minandate po nila kami na maglaro in support daw po dun sa business. Minandate kayo? Eh kung hindi kayo sugar roll, di pa, ano, talo yung pera nyo? Opo, at kung tutusin, yung pera po na nilabas po namin, sarili po namin pera yon. Kasi okay. May mga commissions man po. Ito, at, Senator, kwento ko lang po. Kasi actually, yung in-offer po namin nila sa amin is dalawang sides. Meron po ang marketing and meron po yung active passive side. Mm-hmm. Yung passive side, yun po yung magle-lend lang po kami, mag-i-invest lang daw po kami. Kikita na kami ng 5% monthly. Mm-hmm. Unlike sa marketing side, in-entice po nila kami ng commissions, incentives, which we understand kasi sa ibang mga negosyo naman, like sa insurance, may mga gano'n naman po talaga sa mga negosyo. May mga marketing side na bibigyan ka ng commissions, incentives. Yes, so, sabi na, so inano nila kami na pumasok ka na mag-marketing, mag-invite ka na, sayang din yung commission, 1%, 2%. May range po, Senator, at may mga libreng sasakyan, pero actually may ilalabas pa pala kaming down po doon na sarili din naming pera. Na ngayon, yun po yung napasupasubo kami kasi sarili po naming pera yung pinang down, tas ilang buwan lang naman po nabayaran yung mga sasakyan namin, na yun na yung hindi namin alam kung saan po namin kukunin yung pambayad. Okay. At saka yung iba po sa amin, pinasubo din na kumuha ng bahay at lupa, ngayon narimata na rin po. Tas yung iba, yung mga pinasok po ng ibang mga lenders dito, Senator, mga galing po yan sa loan. Kaya talagang kahit na 2.5 million yung niloan nila, pinasok po nila dito, yung loan po nun, kapilitan po na sila yung nagbabayad. Tapos okay. Karamihan po mga retirees din. Alright. So ma'am, tawag niyo si Garrett, maganda ipahiring to pagbalik ng recess. Ma'am, after the recess, papuntay mo dito, patawag siya ito na Garrett. After the recess po, ipapahiring ko po ito sa Games Senator. And Amusement. Patatawag po natin yung PAGCOR para Senator. Magpaliwanag sa atin kung papaano nakalusot itong ganitong klaseng modus at kung meron ba sila magawa mapatigil itong ganitong klaseng scam. Okay, so may pumunta po dyan sa inyo sa Benguet. Ito na nga yung grupo na binanggit nyo kanina, si Mr. si Hazen Humilde, Michaela Damasco Choi, Hubert Pantoliana. So nung nakumbins po kayo, ano pong nangyari nung maipaliwanag sa inyo yung magiging proseso ng inyong investment at anong mangyari, anong sumunod na nangyari? Ayun po, Senator. Nagpasok po kami nung asawa ko ng 1.15 po, yung una po naming naipasok. Okay, ano yung 1.50 po? 1.50, tama? 1.15 po. 1.150 million po. Okay, so yung una po naming pasok. Yung 1.15, saan nyo po binigay at kanino? Kay Mr. yung sa nag-invite po sa akin, which is si Mr. Delphine Abad at saka si Michaela Choi. Delphine Abad at saka Michaela Choi. Saan niyo po binigay? Sa may restaurant po nung Delphine Abad. Delphine Abad at saka Michaela Choi. So saan niyo po binigay? Saan lugar? Sa Baguio City lang din po. Dito rin po sa Baguio. Sa Baguio. May resto po nung Delphine Abad. Anong pangalan po ng restaurant? Le Cocina Den po, Senator. Ano po? Le Cocina? Yes po. Le Cocina Den. Le Cocina Den. Yes po, Senator. Okay. Doon niyo po inabot. Anong araw po? September, ano po yun, Senator? September 14. Okay. So, doon niyo po inabot. 2021 po. Doon niyo po inabot yung cash na 1.15 million. Yes po, Senator. Okay. Tapos, kapalit noon, binigyan kayo ng kontrata. Yes po. Binigyan po kami ng contract and my check. And then tinuri din po nila kami sa Okada. Pre-stay daw po yun. Incentive daw po yun ng mga nagbibigay ng mga 1M and above. Pero ma'am, hindi kayo nagtaka na, teka muna, wala ba kayong opisina? Ba't hindi tayo sa opisina magbayaran? At doon, nakalag-in kami na pumunta sa inyo at bigyan nyo kami ng OR at kontrata kapalit nitong perang bibitaw namin. Hindi ko kayo nagtaka ng ganon. Ano po, ni-request po namin makita yung operation. So, bali nung sabi ng ma'am, doon mo sa office, wala ko silang office sa Benguet. Wala pa po nung that time dito po sa Baguio. Kasi ilan lang daw po sila that time, nasa 1,000 pa lang po nun. Ngayon po nasa more than 10,000 na po kami dito lahat sa Baguio. Ngayon po may office po sila dito, pero nung uminit na po dito sa Baguio, umalis na rin po sila dito. Inabandon na rin po nila or giniba po nila yung office nila dito sa Baguio. Saan po yung office nila dyan sa Baguio? Ma'am. Dito po sa may dating Bonifacio, dito po sa may Bonifacio Street, Senator, dati pong Romanel pa sa may okay. Taas po ng Sumulong. So, pero sabi niyo po ma'am, na-meet niyo mismo itong si Hector. Yes po, Senator, lahat po sila, Senator. Saan niyo po na-meet itong si Hector, ma'am? Saan niyo po siya nakaharap?
una po namin na-meet si Mr. Hector is nung birthday po ni Mr. Hazen Humilde dito po sa May Hotel Supreme. December 2 po yun, 2021. Hotel Supreme. Okay, ano po na pag-usapan yun, Hector, na magkita ko kayo? Pinakilala lang po siya in public po sa lahat po ng ano, exclusive party po kasi yun, Senator, sa lahat daw po ng ano, capitalist. So, bali parang inintroduce lang po nila na siya si Mr. Hector Pantoliana, siya yung may-ari ng mga businesses na finifinance natin, ganun. And the meet and greet naman po namin siya. Okay. And then yung pangalawang pagkakataon na nakita niyo po si Hector, saan lugar naman po ito? Sa may ano, Senator, sa may Pampanga, at saka sa Manila na po. Saan po sa Pampanga? Sa may fairway po, sa may Pampanga. And yung sa may opening po sa Han Casino. Sa Hans. Sa Han Casino. At ito'y sa Pampanga. Yung sa Manila naman po, saan lugar? Sa Cavite. Sa Cavite po, Senator, sa may birthday po ni Hubert Pantoliana. December 27 po yun, if I'm not mistaken. At nakikita rin po namin siya during meetings po. Since yun nga po, pumasok po kami as agents, as account managers, as they say. Pero actually, wala namang difference dun sa mga lenders. Yung mga account managers lang kasi nila, Senator, kami po yung nagbabayad ng lahat po ng luho nila. Kaya sana nag-stay na lang po kami as agent. Kasi actually, yung mga expenses po na inaawa sa amin, madalas nang gagaling na po yun actually sa mga bulsa po namin. Pero sabi nga po namin, kahit wala ng commissions, wala na all lahat ng incentives na yan, basta sana matupad po yung nasa contract of loan na pinirmahan po naming lahat na yung 5% monthly interest is matupad. Okay. Pero yun nga po, July pa lang wala na. So, pero meron din kayo natanggap, ma'am? Kahit papaano, wala. Totally zero. Meron po. To be honest, Senator, meron naman po kasi nung umpisa nga po, okay lang siya. So may mga maliliit na incentives which is okay lang naman. Parang bonus lang din naman yun. Hindi, doon sa 5% na pag-usapan, 5% ng in-invest nyo doon sa principal, na 5% sa principal, wala o meron? Meron po, Senator. So ilang buwan po nila na panindigan na magbigay ng 5% doon sa principal investment? Magkakaiba po, Senator. Yung iba po umabot naman po ng 1 year. Pero yung iba naman, Senator, hindi pa nakapag-pay out totally. Yung iba, naka 3 years pa naman. Pero yung ibang kakapasok, like yung mapumasok lang po ng June, wala na po talaga silang nakuha. So sa case po ninyo, 1.15, magkaano po yung hindi nyo pa nakukuha na in-expect nyo? Malaki pa po, Senator, nasa more or less 5M po. 5M? Kasi yes po, Senator. Kasi yung 1.15 po na yun is yung first pa lang po yun. So syempre, nung nakita naman po namin, nung hinaharap nila sa amin na okay pa yung operations, tuloy-tuloy naman, nagdagdag po kami ng dagdag-dag kasi nga pinipressure din po nila kami at Senator na kailangan pa namin magdagdag para daw po sa support sa operations. Oh, tika mo, umabot sa 4 million ang inyo pong investment? 4.5 million po. More than po, Senator. No, wag kang, okay. Timing ka lang dyan. Magkano yung kayo po, sarili yung pera, magkano pong inabot nyo? Nasa pag-family po or sa naka-name lang po sa amin, mag-asawa. Opo, sa inyong mag-asawa? Sa aming mag-asawa, yun po, more or less 4 million po, Senator. 4 million, okay. Pero kabuhan po, sa pagkakala mo, dyan sa Baguio, umabot ng 4.5 billion, tama? Po, billion po, opo, baboy po. Ilan po kayo? Nasa 10,000 po, Senator. 4.5 billion. Nasa 10,000 po. Lahat po kayo, kapareho po yung mga kasamahan mo, halos kapareho pong sitwasyon ninyo. Yung iba nakakuha, 1 year, may 2 years, yung iba totally wala. Yes, Senator, tama po. So ang nangyari, sa umpisa, kayo po'y nakakatanggap ng dividendo, kaya nainganyo kayo na bumuhos. Yes po, Senator. At saka to be honest, ano naman po, since may nakita kami, ang sinasabi nila sa amin is para makatulong. Which is kami, yung mga in-invite namin, karamihan po sa amin, yung 53 million po na yun, is kamag-anak po, relatives ko, yung mga close po talaga sa amin. Kasi yun naman po talaga yung gusto namin tulungan. So ngayon na nangyayari to, kami-kami lang din po talagang magpapamilya, magre-relatives ang nahihirapan. Okay. Ganun nga yung mga scam, investment scam, sa umpisa, makakatanggap ka talaga ng dividendo. And then ngayon, mainganyo ka na lakihan yung investment mo. Halimbawa, dodoblehin mo, makakakuha ka pa rin. Pag ginawa mo ng quadruple, dyan ka na hindi makakuha. At syempre, ikaw sa umpisa, word of mouth, nakatanggap ako, pero sa yung mga susunod,
wala na matatanggap yun. Yung mga nainganyo mo, na-convince mo, yun ang kawawa kasi totally wala matatanggap. So, kayo po ba yung nakapagsampa na ng reklamo, ma'am, engineer, sa NBI? I understand, kayo na po pumunta na sa NBI Baguio? Nag-preliminary filing lang po kami noona, Senator. Kailan po yun, ma'am? Kailan nangyari yun? Ano pa po? August, early August pa po yun this month. August this month? Ay, this year. Sorry. August this year, 2023. Yes po. Okay. Pero meron din po kaming legal private legal advisor, Senator. Okay. Sige, sandali po, ma'am. Attorney yes, Daniel Daganzo, Assistant Regional Director, NBI Cordillera Administrative Region. Attorney Daganzo, magandang hapon po, sir. Attorney. Magandang hapon din, Senator. 4.5 billion pesos ang mga naloko sa mga investors dyan nitong junket ni Mr. Pantaliona at nagreklamo sa NBI noong August. Ano na nangyari po sa reklamo nila, Attorney, sir? Hindi natin sigurado kung kasama yung nandiyan na kasama niyo sa station interview niyo. Pero so far, nakatanggap kami ng 140 complaints. 140 September. Complaints? Okay. Nakapag-file na po tayo ng complaint sa City Prosecutor ng Baguio. In fact, nag-create sila ng panel of prosecutors para magkaroon, para doon sa preliminary investigation. So, nasa Pina, sino po yung inireklamo doon, sir? Ayan, yung mga na-mention nila ng mga personalities involved. Sina, hindi ko ma... Kasama ho ba doon si ano po, Hector Pantaliona? Oo, kasama ho yun. Sa respondent? Yung mga na-mention niya lang na pangalan, kasama ho. Okay, ano po ikinaso sa kanila? Syndicated staff po. Syndicated staff, ha? Oo. Okay, pero ang complaint at 140 lamang? Oo, pero yung file pa lang namin, apat na kaso pala. Kasi maraming documents kasi yan. Apat na kaso pa lamang po ng syndicated staff ang na-file doon sa mga personality tulad ni Hazen Humilde, Hane Humilde, Micaela Damasco Choi, Hubert Pantaliona, at saka Hector Pantaliona. Oo, may mga jandos po yan. And then may mga jandos. At apat na kaso pa lang po. At ano po yung mga kaso? Syndicated staff, ha? Oo, tama po yan. And then 140 po complainants. Yes, sir. Okay. Sandali po, Mama sir, ma'am, engineer? Yes, Senator. 10,000 ang complainants o 10,000 ang members? Members po, Senator. Dito po sa Baguio. Yun po yung nagko-compose, ay yung bumubuo po ng 4.5 billion. Ah, doon lang galing yung pera ng lahat ng 10,000, pagbuhin mo yan, aabot sa 4.5. Yes po, Senator. Bakit, yung iba po kasi, Senator, sorry. Yung iba po kasi hindi pa nagko-complain kasi hindi po talaga nila alam yung manangyari. Unlike sa amin po, nakausap po mismo namin si Mr. Pantoliana na sinabi niya mismo na nung July po na may mismanagement po ng fund si Mr. Hazen Humilde. So, may nawawala daw pong pera and yun, nung nalaman po namin, nung narinig po namin yun, sinabi po agad namin na magre-request na po kami for account pull-out. Napu-pull out po namin lahat at saka mag-audit. Pero ayun, parang in the end, sila rin po yung nagsama-sama. Sila Mr. Pantoliana at saka sila Mr. Hazen Humilde na dinedenay na wala na naman pong missing funds. Okay, ma'am. Kayo ho ba ay nakausap din nung dalawang magkasintahan na vlogger? Si hindi po. Excel Sebastian namin-meet po and lang Mikey din po namin sila during events, Senator. Okay, during events, namimit nyo po yung sila, Excel Sebastian at saka Mikey Agustin. Yes po, Senator. Na-meet po namin sila dito sa Baguio, Senator. Ilang beses? Once po sa akin, in my case, Senator. Yung sa mga kasama ko po, once or twice and thrice po sa iba. Okay. Ano po agent yung... Agent lang din po sila, Senator. Agent lang sila? Yes po. Okay. Pero kasama ba sila sa pagkukumbinsi sa inyo? No po, Senator. Magkaibang team po kami, Senator. Team Manila po sila, Baguio po kami. So pati kayo naghihikayat din? Yes po, yun po yung in-entice nila sa amin na manghikayat nga po mag-invite, which is karamihan po ng
sinabi nila na unahin po namin is mga pamilya nga daw po namin para sila daw po ang matulungan, which is we believe them naman po since yung 5% malaking tulong nga naman po yun every month at naibibigay naman that time. So karamihan po talaga ng mga kasama namin, mga close friends, relatives and families. Okay, so buti na lang itong mga pamilya nyo, kamembro nyo, hindi kayo dinidemanda. Alam naman po nila lahat po ng nangyayari, Senator. Na-meet din po nila sila Pantoliana, nakita po nila yung operations at naging transparent naman po kami ever since. Okay, sandali lang po, Mama. Kanina, may kumontak kay Attorney Garrett, itong si Bern Soriano. At ang sinabi ni Bern Soriano, gusto niya magpaliwanag kasi hindi naman daw lahat ng pera na kuha nitong Yexel Sebastian at Mikey Agustin inintriga. Ibig sabihin, may mga pera pa rin daw natira dito kay Yexel Sebastian at Mikey Agustin, sabi ni Mr. Bern Soriano. Nung sinabi ni Odette na kailangan magsalita ka para maibigay mo yung side mo kung talagang ano yung para sa'yo totoo, ayaw. Tumanggi na itong si Bern Soriano kasi ang paliwanag niya, siya raw ay partner din. Partner daw siya ni Hector Pantoliana at gusto niya maibigay ang side ni Pantoliana. Pero ngayon, si Hector Pantoliana at saka itong si Bern Soriano, kanina pa po namin tinetext, mini-message, sinatawagan, ayaw pong magsalita. Then choice nila yon. Okay, Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Ang gusto kong mangyari, first things first, ng unang day ng pagbalik ng natin from recess, gusto ko magkaroon ako ng privilege speech on this at ipa-blue ribbon natin siguro ito. I think so, Sen. Given the money involved po, no, I think kailangan po talaga we should investigate on the nature of this casino junket. Kasi kung 4 billion pesos po nawawala sa Pilipinas. Hindi, yung 4.5 billion, ano lang yan? Bagyo lang. Tama ba ako, Engineer Nicole? Bagyo lang yan, 4.5? Yes po, Senator. Yes po, tama po. Sa Bagyo Group lang po itong 4.5 so, billion. So kung buong Pilipinas, sa pagkakalam nyo po, Engineer Nicole, nationwide, mga magkano abutin? Po namin, sir. We cannot assure, Senator, pero more or less po, siguro more than 10 billion. Or 17 billion daw po, as per kay Micaela T. Choi. 17 billion daw po, as per kay Micaela Choi. Ayon kay Micaela Choi, 17 billion! Yes po. Grabe. Grabe na to. 17 billion. Okay. Combined po lahat. Attorney Garrett, yes po, sir. Gusto ko ipatawag natin yung PAGCOR. Yes po, sir. Ipatawag natin yung mga kasino, iba't ibang kasino na kung saan supposedly doon yung binagsak yung mga pera. Patawag natin itong Okada, Soler, City of Dreams, Resort World, Sands New Star, Hans Casino, kung nasaan yung pera. Kasi kung talagang yes, totoong sa kasino na punta to, then dapat magpaliwanag itong mga kasino to. Tama naman po, sir. Kasi they also received that money, no? Or at least gumagalaw po sa loob ng kasino nila yung perang ito. In fact, one big casino has reached out already to show me documents that since 2019, Hector Pantoliana and his group under yung pangalan nila, Team Z, ay banned na nga po sa premises. Ah, so na, anong pangalan ng kasino? Sa Soler to, Senator, they already made the movement that way back noong 2019 to have banned Hector Pantoliana and Team. Ah, noong 2019 pa, na-ban na itong si Hector Pantoliana sa Soler. Yes po, Senator. Pero just the same, patawag pa rin natin para magpaliwanag sila. Po. Yes po. Na para magkaroon din awareness at the same time, ang tanong, paano nalusutan itong mga kasino? Do they know na ganitong kalaking pera, billion-billion, ibinubuhos yun sa kasino and without even asking, doon kay Hector, nagdadala ka ng ganitong klaseng pera, saan ang galing? Eh, for all we know, baka money laundering na ang nangyari. Di ba? Yes, tama po, Senator. No? And I think there is a lack of legislation regarding yung pag-regulate ng mga casino junkets. Kasi ipatawag din siguro natin yung AMLAC, kasama sa AMLAC. Kasama yes, AMLAC sa ipatawag yes, natin. Tama po, kasi madali po itong gamitin pang linis ng money gained from crime, no? Or money laundering. Usually, yun po ang purpose ng mga junkets. No? And bukod dun, they make parang gumagawa sila ng krimen para makapaglinis ng pera na galing sa krimen. So we should consider this as a blue ribbon issue, sir. Sige. Kung hindi man, di mas umpisa natin muna doon sa committee ng games and amusement. Yes po, Senator. Definitely. In order to find out
what regulation is necessary para mapatigil po yung operation ng mga junket po, or regulate at least their operation. That is correct. Maalala ko nga pala, isa pa rin sa natin tututukan, Atty. Garrett, itong mga e-games, meron akong nakarating balita sa akin, itong Pilwin. Marami rin naluloko mga bata. In fact, marami na mga bata na isinusumbong sa akin ng mga magulang, hindi na nag-aaral, kumukupit na, nagnanakaw. Yes, yes, Senator. Dahil sa Pilwin na ito, tumatawa si ano, si Marsh, siguro pati ikaw. Hindi po, may nakikita lang po sa Facebook na nag-i-endorse po ng mga influencers. Mabalitaan ko lang isa sa inyo, hindi ako nagbibiro, isa sa inyo sa mga staff, mabalitaan ko lang lulong kayo sa Pilwin, sisibaking ko kayo. Promise. Kasi diyan mag-uumpisa eh. Pag nalulong kayo sa bisyo, sa sugal, diyan na maumpisa, masisira ng trabaho ninyo, damay-damay na lahat. So again, kung nakikinig kayo dyan sa likod, isa lang sa inyo mabalitaan ko na lulong sa e-games at Pilwin na yan, si Bak. Kasi marami na akong nakausap ng mga magulang. Ngayon ko lang naalala, Senator, gawa ka ng paraan kasi mga anak ko lulong na dito sa Pilwin na ito. Yes po, Senator. Okay? So siguro isama natin yan sa games pag patawag yung pag-court. Okay, balik tayo kay Attorney Daniel Daganzo. Attorney Daganzo. Yes, sir. Yes, sir. Okay, last question po, Attorney, sir. Ano na pong status nitong kaso? Na apat na kaso yung pinail nyo? Ano po, kailan po sunod na hearing para magpadala po kami ng aming pong reporter para i-monitor po yung takbo ng case? Yung last hearing nila, last week lang po, i-check pa natin kung kailan yung next hearing. Ano pa yung hearing na nasa korte na po o sa fiscal level? Sa fiscal pa lang, Senator. Ano po yung pinaka-last hearing? Para saan po yun, yung last hearing po, Attorney? Sa preliminary investigation pa lang ho. Okay. Preliminary investigation. Ano po yung susunod? Pagkatapos ng preliminary investigation, magkakaroon na ng resolution kung ipapail nila sa court. Ipapail nila sa court yan. Okay. At saka magkakaroon na ng warrant kung sakali. Attorney Garrett? Yes po, Senator. Tutukan natin to to make sure na yung kaso ay tuloy-tuloy? Yes po, Sen. And as per our previous consultation with the NBI Director, Senator, they have also taken note po sa suggestion nyo na applyan po, Sen, ng tinatawag na preliminary hold departure order, which the Supreme Court approved, kahit po nasa fiscal level pa lang po, para hindi po makalipad, pwede daw pong mag-request sa korte holding territorial jurisdiction over the prosecutor's office for a preliminary hold departure order. Ayan. Para hindi pa po umaakyat, Sen. Pwede so na since nasa piskal yan na, itong si Attorney Daganzo to DOJ mag-request na ng hold departure order. Yes, sir. Yes, sir. Pag-aralan po namin yan. So, Attorney, gusto ko po by next week, nakalabas na po yung hold departure order, Attorney, sir. Hindi ko kami mag-issue noon, kundi yan po ang DOJ, pero... Alam ko po, sir, kasi po nakausap ko po yung director nyo, si director ng NBI. Dilemo, excuse me, kasi magkalapit mga pangalan. Si Director Dilemo, nakausap ko po siya at pwede naman daw po yon, pero ang DOJ po ang gagawa noon. Yes, sir, yes, sir. Okay, and ang mag-issue niyan ay yung... tama ba ako, Attorney Garrett, yung secretary ng DOJ? Sa ngayon po, Senator, wala po kasing authorizing the secretary to issue the preliminary hold departure order. Sa court po to, Senator. Sa executive judge po to ina-apply through the prosecutor handling the preliminary investigation. Hindi, pero ang magre-request pala, sorry. Yes. Ang magre-request yung DOJ? Yes po, Senator. Sila po magre-request to the court po. Tapos ng si court po, executive judge po ng court. Ayun. So bago pa man umakyat sa judge, kasi matatagalan pa yan, bago pa umakyat sa judge, yung DOJ mag-request na, since bikaso na i-file sa piskalya, mag-request na ng hold departure order from the court. Opo, tama po, Senator. So ngayon naman po, si judge pwede po niyang basahin yung kaso pag mukhang it's very material sa case na hindi makalipad. Like in this case, 4 billion pesos pa lang, bagyo pa lang pinag-uusapan. Mag-i-issue na po yan na preliminary hold departure order para hindi po pwedeng lumabas habang pending po ang kaso. Okay, ayan po, nakikinig po kay Attorney Daganzo. So sige po sir, to the DOJ, yes, sir, mag-request po kayo sa court ng hold departure order without waiting na umakyat sa korte yung kaso, Attorney. Yes sir, yes sir.
Sige po, asahan po namin. Salamat po, Attorney De Ganzo, and keep us updated para tuwing hearing po. Magpapadal po ako ng tao dyan sa Baguio para umaten, i-monitor to make sure na without a hitch, tuloy-tuloy po yung andar ng kaso, Attorney, sir. Yes, sir. Yes, sir. You're welcome po, sir. Thank you, thank you. Okay, magandang hapon po, Attorney. Thank you po, Attorney De Ganzo. Thank you po, Attorney De Ganzo. Thank you. Okay, Engineer Nicole. Yes, Senator. Nakikinig naman kayo, tututukan po namin itong kaso. At pagdating po sa hearing, invite namin kayo as resource persons, complainants, para pagdating po ng Senate hearing tungkol dito, you will be invited, all of you, kung sino pong gustong sumama, okay? Yes, Senator. Senator, question lang po. Ma'am. A minute lang po. Senator, kasi nakalabas na po si Mr. Pantoliana Hector. Paano po kaya yung mangyayari doon? Balita po namin nasa Singapore po siya noong September pa lang. Well, intayin po natin muna gumulong yung kaso. Pag nasa abroad na po siya, wala tayong magagawa. Ngayon, pag nasa abroad na siya, lumabas na yung kaso, yung lumabas na yung warrant. Ano mangyayari, Attorney Garrett? Pag lumabas na po yung warrant, Senator, the moment that he enters the Philippine territory and the Bureau of Immigration confirms na siya nga po yun. Hindi, paano kung nag-stay na siya doon? Meron ba tayong extradition treaties sa Singapore? As far as Singapore is concerned, Senator, wala pa po. I haven't checked kung may bago. Pero the previous time I've checked, wala po tayong authority na ang Singapore po ay magpapadala ng isang criminal po pabalik dito sa Pilipinas. However, yun nga po, Senator, he's not there as a citizen of Singapore, so eventually he will have to go back here. Kapag lumagpas na po siya sa limit ng pagstay ng isang turista doon, we can request the Singaporean embassy, our embassy in Singapore, to locate person po. Okay, sige. Alright. Engineer Nicole. Yes, Senator. Sige po. Sabi ko nga po, November ang balik po namin from recess. Then magkakaroon po ito immediately ng Senate hearing. Inelop legislation, patatawag po natin lahat ng pwedeng patawag. At kasama po kayo doon, invited po kayo para magbigay linaw doon po sa inyong mga reklamo. Ano po? Happy, Senator. Sir, last lang po. Ma'am. Para lang po ma-aware din po yung iba. Kasi, Senator, last week po nung dumulog kami dito sa RTIA Benguet, bali in-advise po namin yung mga clients po namin, yung mga kasama po namin na lenders, investors, na nandito po kami sa Tulfo nagpapatulong. Mm. Pero one of our investors po, sabi sa amin, hindi daw po sila maniwalang tutulungan niyo po kami kasi sabi po nila, si Sir Erwin Tulfo daw po nagpasok din daw po sa Team Pasig. Kaya piniflex lang po nila na hindi daw po kami matutulungan ng office po ninyo dahil kasama daw po ni Sir Pantoliana si Sir Erwin Tulfo na investor din. Ma'am, ang scammer, lahat ng pananalita gagamitin nila para ma-confuse kayo, para matakot kayo, para ma-discourage kayo. Ganun po yung mga scammer. They'll do everything na para to protect themselves. Okay? At nakita nyo naman po kung paano kayo magtrabaho. Pagdating mo ng November, pagbalik namin sa recess, ito po yung unang-unang kasong tatalakay namin at magkakaroon po talaga ng hearing sa Senado come what may. Sir, salamat po, Senator. Thank you po. Thank you. Okay? Ay, Senator, last po, sorry. To be aware lang po dun sa iba kasi, Senator, sa totoo lang yung iba po hindi pa nagko-complain kasi yun nga, patuloy pa rin po sila nag-i-invite and yun nga, sabi nyo nga po, as a scammer, syempre, mislead po nila yung iba pang lenders or investors na hindi alam yung nangyayari talaga. So ngayon po... Ma'am, ganito na ma'am, bago tayo mabusan ng oras. At least alam na po, ito na broadcast, libo-libo po nanonood nito and by the end of this week, millions na po ang makakaalam nito, kakalat na to, word of mouth. Huwag ho kayo mag-alala. Yung mga hindi pa nakakaalam, malalaman nila to. Ang importante, kayong 140 nakapag-file na ng kaso, enough na po yan kasi nga po, yung kaso ipinala sa kanila, Syndicate Staffa, which is a big case. Yes, Senator. Thank you po. Thank you for so the meantime, po. Wag ho kayo makinig sa mga ipapakalat na depensa na mga kuro-kuro, mga haka-haka na mga manluloko na nanloko sa inyo. Okay? Tama po. Like Senator, I said, lahat po sasabihin nila. Baka sabihin pa nila anak sila ni Cristo. Baka sabihin pa nila, 'di ba? Sila ay anak ni Donald Trump. Oh, sila ay malapit kay Obama. Manggagamit yan ng mga mag-name drop mga yan. Trust me. Lahat ng pangalan na pwede na i-name drop, i-name drop nila yan. Kaya huwag kayong magpapaniwala. Doon na lang sa korte magkaalamanan at doon sa Senado magkaalamanan kasi kailangan nilang magsalita. Yes po, Senator. Pag hindi silang salita, so ipakukulong ko sila sa ilalim ng ano, ng Senado. Pinalaki na namin yon, maluwang-luwang na ngayon. Pag pinakukontempt namin,
nilalagay namin sa Senado, doon sila tutulog sa ilalim. May yes, kulungan doon. Okay? Sige po, yes, ma'am. Po, salamat thank po. Thank you so much po. Engineer thank you Nicole. Po. Thank you po, sir. Gandang hapon po. Thank you, sir. Salamat, Attorney Garrett. Yes po, Senator. Yes. So, pagbalik natin sa recess, ito yung una na kasong tatalakay natin at gusto ko magkaroon ng Senate inquiry dito. Habang maaari, blue ribbon, kapag puno ang blue ribbon, maski sa level muna ng committee natin, committee sa yes, games. Yes po, Senator. Okay. Simula pa po ngayon, sen, makipag-coordinate po kami. Sige, thank you. And then, every time na mahiring, magpadala tayo ng abogado sa Baguio. Okay? Sige, thank you. Of course, Senator. News break muna tayo. Okay po, Idol. Ang oras po natin ay 2:43 ng hapon. Ang oras natin po sa atin ng family rubbing alcohol, hindi lang po pang pamilya, pang sports pa. Pagoda air freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. And good news po para sa ating mga motorista, ang clean fuel po ay magkakaroon ng premium and high octane na gasolina. Ito po yung Rice 97 gasoline. Magpakarga na sa piling clean fuel stations. Sa Race 97, sa murang halaga, naka-power to the max ka na. Mag-clean fuel ka na, quality fuel for less. At magbabalik pang wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Biogesic. Sa sakit sa ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Cobra. Cobra, lakas ng number 1. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM True News Update. Narito ang Radyo 5 True FM News Update. Ibinunyag ng Department of Information and Communications Technology o DICT na bukod sa PhilHealth, may iba pang mga ahensyang nakaranas din ng data breach o panghahack sa datos. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, isa sa mga ahensyang ito ay ang Philippine Statistics Authority. Iba naman ito sa nangyari sa PhilHealth na may sinisingil pang ransom. Pero malaki-laki rin umano ang napasok na datos. Ang problema, ayon sa kalihim, kapag inabisuhan nila mga ahensyang may breach sa kanilang system, ay bigla umanong hindi nakikipagtulungan ng mga ito. Pakiusap ni Secretary Uy sa mga ahensya ng pamahalaan, makipag-cooperate sa DICT para maayos nila ang problema. At yan ang balita. Ako si Cherry Baile para sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM True News Update. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Biogesic. Sa sakit sa ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Cobra. Cobra, lakas ng number 1. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman,
mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City, 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At nagbabalik po ang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi idol. Ngayon naman po makakausap po natin si Ma'am Rowena Adarap, isa pong OFW sa Kuwait. Narereklamo niya po ang One Ocean Network Express. Actually, follow-up to kasi nakausap na natin itong si Ma'am Rowena. Pumunta to sa Senate. Opo. At may mga kasama siya, mga OFW, at inareklamo yung kanyang mga kargamento. Marami silang mga OFWs na naipit yung kanilang mga balikbayan. Opo. Siyempre, yung pinaghirapan nila doon, binili nila mga pangregalo, gamit, etc. Para pagdating sa Pilipinas, yun yung napag-ipunan nila, yun yung magagamit nila sa kanilang, kung magtitinda sila, bahay nila, regalo sa mga mag-anak and all, na nakalagay sa balikbayan. Opo. Ang siste, naipit sa customs. Na hindi naman kasalanan ng customs kung tutuusin, kundi kasalanan noong broker, yung napagpasahan nila ng kanilang mga kargamento. At pinatrabaho natin si Mau, yung ating reporter, sa RTI noon, ngayon nasa Senate na, Senate reporter natin. Mau? Po, Idol, good afternoon. Mau, ano na nangyari doon sa mga balikbayan boxes nito mga OFWs natin na naipit sa pagtagal-tagal sa customs? Again, gusto ko lang linawin, walang kasalanan dito ang Bureau of Customs. In fact, mamaya makakausap natin Bureau of Customs at pupurihin ko itong mga taga Bureau of Customs dahil sa kanilang ginawang aksyon. Ano nang status, Mau, at meron bang nagawa ang Bureau of Customs? Yes po, Idol, yun nga po, anong sinamahan po natin sa custom, ito ating mga container, ating mga OFW. Nakausap po natin si Sir Michael Fermin, siya po ang acting deputy commissioner
So agad-agad po inasikaso nila yung mga complainant, inalam po kung ano yung naging problema. Actually, Idol, sinamahan din nila kami para maipakita po yung mga bagahe nitong mga complainant natin at nakita po nila actual. So ngayon, Idol, ang inaayos na lang po is meron pong mga documents na kailangan na i-clear para ma-release na po yung mga cargo, itong mga cargo po, itong mga boxes, itong mga containers. Ito yung mga balikbayan boxes, hindi ito yung mga high dutiable goods, yung mga paninda, yes. Hindi. Yes po, mga balikbayan po yan. Balikbayan ito yung mga boxes. Personal effects nito mga OFWs natin. Tama? Yes po, Idol. Okay. At marami ito, ilan ba itong balikbayan boxes? At marami, ilan bang OFWs natin ang nagreklamo? In total, Idol, 200 po sila. Yung iba po ay nasa iba-ibang lugar, pero may mga kasama po tayong complainant. Mga 8 po yung mga nandito sa 8 yung representative, pero lahat-lahat sila ay 200, composed of 200. 200, opo. Ilan balikbayan boxes nitong 200 ng mga OFWs natin? Iba-iba po, Idol, pero in total, 200 din po yung nasa list. Oh, okay. So bawat isa kanila, isang balikbayan box. Ang ipinadala. Okay. Ito na sa linya ng telepono si Rowena Adtarap. Siya yung pumunta ata sa atin sa Senate. Ma'am Rowena. Good afternoon, sir. Okay. Kumusta na po kayo? Eto, sir. Mabuti naman po at naano niyo na po yung hiling po namin na OFW po. Mailalabas na po yung mga balikbayan box niyo po. Salamat po, sir. Kasi yan po talaga yung inaantay po namin sa tagal-tagal na po nang nakatingga dyan po sa custom po, sir. Salamat po. Okay. Ilan po yung balikbayan box nyo? Bali, yung balikbayan box ko, sir, dalawa po yan. Isang XL, isang large. Okay. Nauna pa po sa inyo dito, nauna pa kayo dito sa inyong balikbayan box. Gano'ng katagal na po nakatingga yon? Ito pong ano ngayon, 9 months na po yan, sir. Ha? Mag-1 year na po yan sa December. Mag-1 year na. Pero walang kasalanan ng customs in fairness. Yes po, sir. Wala po. Ang may kasalanan dito, yung One Ocean Network Express dahil bigla kang iniwan sa ERIC. Kaya nga po, sir. Yun pong inaano namin. Pero pinuntahan na po namin yan si One Ocean Network dyan sa may ASEAN po. Anong ginawa? Nagtago? Hindi naman po nagtago, sir. Yun pong inaano po nila. Yung original bill of lading, wala po silang may pakita. Kung talagang bayad po talaga yung pinaship nilang mga bagahe. Okay, sige. Kausapin natin ito si Michael Fermin, Acting Deputy Commissioner for Internal Administration Group, Bureau of Customs. Mr. Fermin, magandang hapon po, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Okay, pwede malaman ano ang pinaka-status nitong kargamento, mga balikbayan boxes, nitong napakarami natin mga OFWs na 9 months na pala nakatingga dyan sa Bureau of Customs at inilapit po namin sa inyo, sir, Mr. Fermin. Yes, sir. Yes, sir. Ngayon po ay processing na po yung container release order nito. Kasi sir, yung pong process po natin, hindi lang po sa customs. We also include po yung mga non-customs na office like yung sa TPA, tsaka po yung sa shipping lines. But nag-approve na po, to update sir, nag-approve na po yung sa Arastre, nagbigay po tayo for ng letter to waive yung fees. Kasi sir, yun lang pong Arastre at Demurahe ang naging problema nila. Sobrang laki na po dahil hindi po nga pinroses nitong kanilang consolidator yung mga box. At naging abandonado po yung mga kaw nila. Kaya hindi po yan magalaw ng Bureau of Customs kahit po dumating na sa ating jurisdiction. However po, hanggang Friday po ang commitment sa atin na maibibigay po ang container release order. Pagkatapos po niyan, ay ipapa-order po natin agad ng Monday para po simulan yung inventory kung saan po magkakaroon po ng manual o actual inventory po sa security warehouse facility dahil wala po tayong packing list at manifest na hawak-hawak tungkol po dito sa tatlong container po mula sa UAE. Ayun. So by next week po, Deputy Commissioner Fermin, mabibigay na po sa ating mga OFW yung kanila mga balikbayan boxes, sir. Yes, sir. Best effort po tayo na next week, immediately after po ng inventory, para lamang po mailagay po lahat ng actual na kahon pag binuksan po natin yung container,
pwede po namin sigurong hilingan din ng representative po ng inyong pong tanggapan at ng mga OFW para makita po nila na yung pagbubukas po ng container ay wala pong mawawala. In-exclude na rin po natin ang mga balikbayan boxes sa intrusive examination, sir. So, makakaasa po sila na ngayon po, ang una namin ginawa, sinecure namin yung mga kahon at hindi po yan bubuksan. Wala pong taga-customs na mahahawak ng kanilang kahon unless po mag-trigger po sa ating scanning, sa x-ray, na meron pong kinakailangan po na buksan kung may agree. Legal substance po na makita po doon agree. Po sa mga kahon. Totally agree. Tama po, tama po. Now, sandali po. Ma'am Rowena, 9 months, baka bulok na yung mga tsokolate ito. Baka meron kayong mga candy. Talagang sira na po yung isang karton ko po doon na ano pinadala po. So may mga pagkain doon, siguro mga kape, gatas, powder milk, yari na. Wala na po talaga, sir. Wala. Mga tsokolate. So pag yung mga damit-damit, okay pa siguro. Okay pa yon. Opo, sir. Matanong ko lang, ma'am. Ano ba mga laman ng mga balikbayan box mo? Yung dalawa? Kung pwede mo sagutin, pwede hindi. Yung mga iba po, yung XL po na box ko po, mga personal na ano ko po yun. Pero yung isa pong box, mga pagkain po talaga po yun. Nako, eh wala na. Allows na. At least yung habol mo dyan, yung sa mga personal effects nyo po, ma'am. Yes po. Mapakinabangon pa. Pero yung sa mga pagkain, tulad mga tsokolate, sorry na lang. But yes anyway, po, sir. At least, kung gusto ko lang talaga, sir, may ilabas po talaga na yung mga bagahe po namin na nakatingga. Yun lang ang opo. At alam na po ng mga kasamahan nyo, pakisabi po, next week, mailalabas na po. Salamat po, sir. Salamat po sa tulong nyo po, sir. Oh, magpasalamat kayo sa Bureau of Customs. Pasalamat kayo kay Mr. Michael Permin. Sige, nagikinig siya. Sir, maraming po salamat po sa pagtulong nyo po sa amin para mailabas po yung mga bagahe po namin na nakatingga dyan sa custom po. Mr. Permin. Maraming salamat po kasi... Mailalabas kasi yung mga iba halos talaga po dyan, yung may mga nauna po sa akin, 1 year na po talaga yung iba dyan. Mr. Permin, pinasasalamatan po kayo. Sir, trabaho po natin yan, sir. Instruction din po ni Commissioner Rubio na i-facilitate po yung mga ano po natin, mga balikbayan boxes. Sa ngayon nga po, sir, ito pong ating mga consolidator at deconsolidator na ito, dahil paulit-ulit po yung kaso ng pag-aabandona, we are referring po yung ilang mga deconsolidators po natin dito sa atin sa Bureau of Customs na may refer po sa grupo ng ating pong legal service at ng intelligence para po masamon at may isuha ng show cause order para po may paliwanag po nila. Dahil yung iba po sa kanila, pagdating pa lang po sa ng kanila pong mga boxes, ng containers, nag-i-issue na po sila agad ng letter of termination. Ibig sabihin, sinasabi po nila na hindi na po sila interesadong i-process at pinapa-abandona na po nila. Mm-hmm. Dinideny po yan ng Bureau of Customs dahil po ito po ay violation sa CMO number 18-2020-2018 na nagsasabi po na hindi naman sila ang ultimate consignee o may-ari ng mga kahon. Apo. So wala po silang karapatan na mag-abandon nito. And also, pag ganyan po, pinafile na rin po natin ang kaso sa Department of Justice. Oh, yun. Okay. So, Mau? Yes po, Idol. Tutukan mo, Mau, pagdating nung time na ibibigay na yung mga balikbayan boxes nila po, samahan mo. And of course, you are there to monitor. At agree ako kay Commissioner, hindi bubuksan unless kung nag-trigger doon sa gagawin nilang x-ray at meron dapat na buksan. Eh, talagang dapat buksan. Tama ba ako, Mr. Fermin, sir? Tama po, Senator. Tama po. Pero kapag hindi nag-trigger, so no reason na para buksan. Okay. Ma'am Rowena, salamat. Yes, salamat po, sir, sa pagtulong po sa akin. Thank you. Yes po, sir. Okay. Mr. Fermin, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo, Mr. Fermin. At of course, nakadalawang beses na ang ating Bureau of Customs sa atin na nakatulong. Okay na, Mau. Okay na kay Odette. Okay na si Ma'am Rowena. Okay na si Ma'am Rowena. Odette, dyan sa likod. Okay. Kayo rin ba, Mr. Fermin, yung tumulong sa amin na yung warehouse na may nabubulok na karne, kayo ba yung nilapitan namin din noon? Yes, sir. Yes, sir. Nako, dapat ikaw ang susunod na commissioner. Kung ako sa'yo, dapat palitan mo na si Rubio. hindi. Po, hindi. Ba, joke. Anyway, Mr. Fermin, you're really good. Nakita ko po, magaling kayong trabahador at wala akong nababalitaan na masama against you. Totoo yan.
However, meron akong sasabihin sa iyo, Mr. Fermin. Meron kayong ballpen at papel dyan? Yes, sir. Okay. Nung during the last hearing, kasama ho ba kayo nung last hearing? Yes, sir. Yes, sir. Ito po yung mga katulong sa inyo, Mr. Fermin. Kasi nung last hearing, nailabas doon yung problema tungkol sa smuggling. Isa sa mga dahilan kung bakit walang nakukulong na mga smuggler despite the fact na nahuling kargamento dahil sa consignee. Doon sa hindi pa nakakalam nito, doon sa hindi nakarinig sa hearing, ang nangyari kasi walang vetting, correct me if I'm wrong ha, Mr. Fermin, pagdating sa mag-a-apply na maging consignee sa Bureau of Customs. Yung consignee, yun yung pangalan tao, kumpanya na siyang sasalo sa mga kargamento. Siya yung ginagamit ng mga kargamento. Tama ba ako, sir? Tama po, sir. Okay. So yung consignee, yun yung may-ari ng kargamento at sasaloy ng broker. Tama pa rin ako, sir? Yes, sir. Tapos ngayon, ang nangyayari, yung consignee, hindi binibet, hindi chinecheck ng Bureau of Customs bago nila tanggapin at payagan na magtrabaho sa BOC. Karamihan dyan, I would say 90%. Maaaring hindi mag-agree sa akin si Mr. Fermin, pero mamaya mag-agree to si sir. 90% niyan ang nakakonsignee sa pangalan ng driver ng mga smuggler. Driver, kasambahay, yung mga tambay dyan sa tabi, tabi-tabi. Yung mga sa malalayong probinsya na kakilala nila sa mga patay na sementeryo. Paano mahulihin yan? Kapag halimbawa, nahuli mo yung kargamento, so titingnan agad kung sino yung consignee, eh hindi mo na mahabol si consignee, kaya nadidismiss yung kaso. Now, anong nangyari pag para makatanggap ng consignee ang isang taga Bureau of Customs, kailangan, ang required dyan, wala nang face-to-face kayo na Mr. Fermin eh. Dati, di ba ang request ko, dapat kayo face-to-face na. Anong nangyari, magpapakita lang mga ID, and magpapakita ng bank account, show money. Magkano ba dapat ang show money, Mr. Fermin? Sir, from the last ano po natin, last hearing po, we already forwarded yung mga concerns for the AMO, Accreditation and Management Office. Hindi, sir, in-explain ko lang po, in-explain ko lang. Doon po para sa kalaman po naman ang kinig. So, alam ko, sir, let's say ang show money is 10 million pesos para makarating, pwede ka makapag-import ng certain products. Okay? So, ang ginagawa nitong mga smuggler, so, maglalagay sila ng maraming consignee, lalagyan nila tigte 10 million bawat isang bank account ng mga consignee na yan, show money. Para pagkatapos, pag na-approve na, aalisin lang yung pera na ulit, ibabalik ulit sa account ng smuggler. So, ang request ko na dapat magpapakita ng bank transactions for the past at least 1 year. Kasi nga naman, meron kang 10 million. Pinakita mo sa Bureau of Customs para maging consignee ka. Saan ang galing yung 10 million? Kaya ipapakita mo, for the past 1 year, ito yung naging transaksyon ko, minegosyo ko, meron akong magandang trabaho. At sabi ko, dapat magpakita din at least 5 years na income tax niya. Na bumayad siya, nagbayad siya ng kanyang income tax for 5 years. Kasi nga again, paano mo na-build up yung 10 million unless kung nagnakaw ka o nanalo ka sa loto? Kung hindi, pakakita mo yon. For the past 5 years, ikaw ay may trabaho, may negosyo, at kumikita ka, umabot sa 10 million yung pinandown mo. Tama ba ako? Am I correct pa rin so far, Mr. Fermin? Yes, sir. Tama po kayo. In this case, okay, may tuloy ko lang. In this case po, hindi nangyayari yon. Ang ginagawa kasi nito mga smuggler, ang ginagawa nila, one time lang, may kausap silang bangko, maglalagay ng mga pera dyan, sa mga standby, sa mga patay, mag-produce lang ID. Siyempre, pag may mga kilala sa banko, hindi na kailang magpakita pa sa mga kasambahay, driver, probinsya, and all. And then, sa BIR, total one year lang. Maglalagay, magbabayad sila kunya ng income tax for 1 year para doon sa mga taong yon na ginawa nilang dami, palalabasin nila, nagbayad sila malaki for year, kunyari, apply sila ngayon, 2023. For year 2022, itong binayaran. Kaya makikita ng Bureau of Customs, o may 10 million plus nagbayad ng tax na 5 million last year, okay na yon. Di ba, Mr. Fermin, gano'ng nangyari? Kadalasan?
Nagsasubmit po sila ng financial documents, tama po, sir. Apo. Now, ito po ngayon gusto ko pong makatulong sa inyo, sir. Yes, sir. Isa sa mga dahilan kung bakit lumalagana po yung smuggling dyan, sapagkat yung mismong mga empleyado nyo, wala po sa inyong level, sir, ha? Mga opisyal dyan, halimbawa, dyan sa MICP, meron pong opisyal dyan na partner po ng isang smuggler. Ito pa pong nakakatawa. Yung smuggler na yon, may kamag-anak po sa Section 9. In fact, asawa niya po. Yan po ba'y nasa radar ninyo? Sir, we'll ito po sa intelligence group po. But, okay, sige po. Ipasa mo sa intelligence group. Yes, sir. Babae po. Yung babae, dyan sa Section 9, asawa niya, number one smuggler dyan sa Bureau of Customs. At itong si number one smuggler, partner niya sa negosyo, yung isang official dyan sa MICP. O, di ba sir, naglulukuhan tayo? Alam ko sir, walang kinalaman dito. Yes, sir. Marami po dyan sa Bureau of Customs. Again, labas ka rito, sir. Kaya kita ikaw ang kinakausap ko dahil malinis ka, sir. Marami dyan sa Bureau of Customs, especially sa mga MICP at POM, na partner ng mga smuggler. So, paano natin masolve ang mga problema ng smuggling kung mismo mga empleyado ninyo ay partner ng mga smugglers? Di ba, sir? Yes, sir. Now, ito pa, sir. Itong information na binibigay ko sa inyo, sir, galing po ito sa mga taga-customs police. Of course, I'm not gonna give them their names. Sabi nga nila, Senator, wala kaming access sa records ng Bureau of Customs. Kami ay manghuli lamang. Pero pagdating sa mga consignee at kung ano yung mga pinakitang records, labas kami dyan. Kaya they want to help. Ito po yung mga matitinong mga customs police. Now, ito pa po, sir. Yung financier ng mga smuggler na yan or kapartner ng mga smuggler, kaya pwede itong AMLAC involved eh. E pogo money. Tingnan nyo, sir, yung salit, yung Mark. Putok na putok dyan, sir, yung pangalang Mark na taga Pogo. Mark. Sulat mo, sir. Yes, sir. Now, magbigay, ito po, random lang po. I'm not saying na ito pong ibabanggiting ko na binigay sa akin ng mga taga Customs Police. I'm not saying and they're not saying na ito po yung mga smuggler. Pero pakisulat lang po. I-random nyo lang po ito. Pumili po sila from different pier. POM, MICP, kasama na po sa Subic, kasama na po sa Davao, Batangas. Iba-iba po ito. Nag-random sila. Sabi nila, pakibato lang to and then i-check randomly kumusta po itong consign na ito. Kuha ka sa ng ballpen, sir. AP Hardware, yes, Materials. Yes, sir. APN Specialized Good Tradings. Yes, sir. IRRV Specialized Good Tradings. IRRV. APN Specialized Goods Trading. IRRV Specialized Goods Trading. Yes, sir. JLDCS Consumer Goods Trading. Yes, sir. KRMN Specialized Goods Trading. PSR Aggregates Trading. Sir. PSR. PSR. Aggregates Trading. Yes, SRA Aggregates Trading. R, and then number 3, and then T, Specialized Goods Trading. Yes, sir. RYXEE Consumer Goods. Yes, sir. AP Good, AP Food Products. Yes, sir. APH Food Products. PH. Yes, sir. AR3G Specialized. And then Crollo Specialized Goods. Again, ito po ay random po, ha, pinili ng mga taga Customs Police from different peers and different brokerage po, different owners. So ang sabi lang nila, paki-check lang. They're not saying that these are smugglers. They're just saying check if there's any irregularity o may makita kayong mali sa mga dokumento tulad na napag-usapan natin sa hearing pa. Okay, sir? And yes, then, sir, ang gusto ko po, sir, tumbukin nyo, sino po yung
smuggler dyan na ang misis niya ay nagtatrabaho sa Section 9. At sino po yung opisyal dyan sa MICP na partner po ng smuggler? Pag natumbok niya yan, sir, makakatulong mabawasan po yung smuggling. Copy, sir. Okay, sir. And again, yes, sir. Kudos to you and I congratulate you because hindi po lumabas sa radar yung pangalan niyo po bilang isa sa mga tiwali dyan sa Bureau of Customs. Mabuhay ka, Mr. Fermin. Maraming salamat, Senator Rafi Tulpo. Maganda po. And then also po, yung inyo pong, yung sa intelligence po, si General, ano po, pangalan na ulit? Nakalimutan ko. Juby Max Uy po. Si DEPCOM Juby Max Uy. Si General Uy, okay po siya. Wala po siya sa radar. At talagang puspus ng pagtatrabaho. Siguro, sir, mag-join forces kayo para addressin itong problema, especially sa agriculture smuggling. Yes, sir. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Isa siguro ito sa ipapahiring natin? Yes po. Sa agricultural smuggling, Senator, pati issue sa customs na... Pinaka-main issue talaga, yung kung bakit nahuli na, tulad yan, nahuli yung drugs sa may Subic. Yes po, Senator. Kung ilan ng drugs na naharal ng kargamento, hindi nahuli yung may-ari ng kargamento. Ah, yes po. Senator. Walang nakukulong. Bakit? Kasi nga sabi kanina, eh, patay yun eh. O dili kaya kasambahay sa probinsya, o ang gagawin lang ng smuggler, eh patatakbuhin lang sa ibang bansa o patataguin sa sulok-sulok na probinsya. Tapos na. Yes po. Pero yung mga pinangmayari, smuggler, mga incheck, lusot. Diba? Tama po yan. Sige, isa yan sa mga iring natin. Yes po, Senator. Gawin ko po yung resolution. Okay. Sige po, Mr. Fermin, maraming salamat po. Mr. Fermin is the Acting Deputy Commissioner for Internal Administration Group ng Bureau of Customs. Mr. Michael Fermin, magandang hapon po, sir. Maraming salamat po. We refer this to IG and the legal service po. Thank you, sir. Salamat, Attorney Garrett. At newsbreak muna tayo. No problem, sir. Okay po. Idol, ang oras po natin ay 3:40 ng hapon. Ang oras ay atit po sa ating Santon Plus Herbal Capsule na mabibili po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. At mga idol, pagbibili po tayo ng home appliances, orapan po dapat ang una sa listahan ninyo. Ito ay gawang Pinoy, mura na at matibay pa. San pa kayo mga idol? Sa orapan? Sa orapan? Kaya orapan ang laging itanong at magbabalik po ang wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang minuto. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero, dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya, ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Meet this year's beautiful and empowered Filipinas. Women who know their business. Women who can rule an enterprise. Miss Cosmo World Philippines 2023. Beautiful and independent role models of their community and the nation. Presented by Cosmic Beauty Productions and powered by PMM Multimedia Services. Coronation Night is on October 12, 2023 at the Aliu Theater, CCP Complex, Pasay City. Miss Cosmo World Philippines 2023, a celebration of her beauty and entrepreneurial spirit. Dahil ang babaeng totoong maganda, maganda rin magpatakbo ng buhay niya.
Radyo 5 True FM is the media partner of Miss Cosmo World Philippines 2023. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, nag-aanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Dito tayo sa totoo, masarap ang higa ng katotohanan. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino, dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At nagbabalik po ang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Idol, meron po tayong follow up. Na may YouTube title po na Part 1, mga doktor na pasugod sa RTIA. And Part 2, update problema ng mga doktor sa SSS, tinutukan ni Idol Rappi. May flashback po tayo, panoorin po natin. Ito po, nag-start po ito yung longevity pay noong April 12, 1992. Ngayon po, hiningi ho namin ito noong 2015 sa head po namin noon. Huwag pa rin dito mapahaba. Alam na halos lang lahat yan, nakailang beses na tayo palabas niya dito. So, yung longevity pay ng mga doktor. Actually, may mga active, retired and active ng mga doctor nurses sa SSS. Na nakausap natin yung pinaka-presidente niyan, si Mr. Rolando Macasait ng SSS. Nangako siya, 1 week after October 4, marilease na yung pera sa mga naghahabol ng mga claimants. Now, na-release na ba ang tanong? Yes. Okay, Jam, yung ating reporter na tumutok sa kaso. Jam? Idol Rocky, magandang araw po. Okay, mukhang nakangiti sila. Hello po. Hoy, mukhang magandang, mukhang good news to. Hello po mga doktora. Good afternoon po. Good afternoon, Senator Idol. Maraming salamat po sa inyo. Nakuha na po namin. Yes. Thank you. Ay, salamat. Naku, nakatuwa naman. Ayan. Okay, after more than ilang years po? 3 years? 8
8 years po, 8 taon. Opo. 8 taon yung inintay, ngayon nakuha nyo na. Okay, I'm so opo. Very happy po. Thank you. We're happy also, sir. Mas masaya po ako, akong pinakamasayang tao ngayon sa buong mundo. Dahil yung 8 taon po, na-release in less than a month. Thank you. Salamat po, ingat po kayong lahat dyan, mga doktora. Jam, thank you rin. Okay, matanong ko lang, quickly. So, matapos po ng hearing, October 4, as promised ni Mr. Makasait, wala na pong Cheche Boreche, in-release na po yung mga claims ninyo. Opo. Every day po, nagre-release sila ng mga 10 to 20% out of the 160 public health workers. Ayun. Okay, opo. So tuloy-tuloy hanggang ngayon, mga opo, ma'am, mga doktor. Opo. Oh. Up to October 27 po ata, Senator. By October 27, release na lahat. Lahat na bigyan na. Pero meron pa, Senator, na iwanan sa amin. These are the public health workers who are entitled. Opo. Pero hindi po sila nasama sa list. Mm. Sabi naman po ng management, lalagyan po nila ng profile at ng budget once na ito po ay nasubmit ng list ng amin medical head. Ayun. So, nag-iintay po sila, nag-iintay pa. Eh dapat magsabit na agad sila ng ano, ma'am, list. Opo. Kasi mga nasa probinsya po ang iba, Senator. Opo. Yung iba na naka-base na po sa Canada, sa abroad. Opo. So kaya nahirapan din po ang management na i-trace sila. Tapos yung iba, Senator, hindi namin alam kung saan kukontakin yung mga beneficiaries kasi nag-rest in peace na po yung iba. Oh. Eh teka muna, yung mga beneficiary po nila, Doc, pwede pa maghabol. Opo. Recipient pa din po ang beneficiaries nila. O di, kontakin natin yung beneficiaries po nila. Opo, sir. Kukunin po namin, sir, yung mga names. Pagkatapos, kukontakin po ng management yan kung saan po sila nandoon. Okay. Once na naisubmit nyo na po sa management, sabihin nyo po sa amin para kami po yung mag-push. Kumbaga, konting latigo sa management para umandar. Parang sa kabayo. Yay! Salamat po mga doktora. Thank you. Ingat po kayo. Yes. God bless. Thank you po. Sir, ma'am. Ulitin ko po, sir. Kasi we cannot really repay you sa lahat po ng kindness ninyo at sa inyong sincerity. We're offering now our medical services to you. Whatever medical mission na meron kayo, nandito po kami. Medical mission and feeding program. Nakakayak naman po yan, Doc. Utusan nyo lang po kami at kahit na-retired po kami, mga active pa rin po kami para mag-perform ng aming mga position. Ay, salamat. Sige, Doc. Minsan, Doc, pag may mga medical mission kami, invite namin kayo kung kayo po'y libre. Yes, sir. Thank you po, mga Doc. Thank you so much. Saludo po sa inyo. Thank you so much. Thank you po, Doc. God bless po. God bless. Thank you. Yan. Maiyak naman ako sa tuwa. You know, I'm very happy kasi 100 sila eh. And these are frontliners na for 8 years, yung mga pinaghirapan nila na ipit-ipit. Nung pumasok tayo sa eksena, agad-agad, wala na maraming salita, nirelease na. And of course, nais ko pong pasalamatan, give credit where credit is due. Ganito tayo, pag yung isang inireklamo, nagtrabaho, eh pinupuri natin. Pinupuri ko po si Mr. Rolando Makasait, President and CEO ng SSS. Mr. Makasait, ako po'y sumasaludo sa iyo. Napakabuti niyo po. May isang salita po kayo. Lahat ng sinasabi niyo nagkakatotoo. Meron talaga kayo isang salita. Diyan po, ako'y humahanga. Humahanga po ako kay Mr. Rolando Makasait, President and CEO ng SSS. Salamat po, Mr. Makasait. Thank you. Of course, salamat kay Jam Cordero, yung ating masipag na reporter. Lahat naman ang mga reporter natin masisipan. Yes, boy. Talagang maasahan. Yung iba sa kanila, medyo tumataba pa nga eh. Hindi. Dahil sa kasipagan. Opo. Oh, dahil sa kasipagan, pinapakita namin, nireward na namin. Kaya palaging pag nag out of town yan, kumpleto sa mga allowances yan. Yes, oh, kaya ang sisipag. Lahat po ng mga reporter ko ang sisipag na nasa field. Congratulations at salamat sa lahat ng mga field reporter ng RTIA. Okay. Sige. News break ulit tayo. Yeah. Ano pa? May next case po tayo. May next case. Sige. Na-eri po ito noong September 22, si Sir Pablito Segundo po. Nakauwi na po ang ating OFW na si Evangeline Berntul po.
May flashback po tayo. Panorin po natin. Kumpostela sir, bali tatlo sila sumakay sa isang motor. Pagdating po nila sa boarding house, nagkaklase nila, yung anak ko po naiwan sa labas. Maya-maya, may biglang... ito yung ano, yung mga pinupukpok? Yes po, I don't. Ng bato, ng mga naka-motor? Opo. Teka muna. OFW pala ito, sandali. Yung OFW po. Alright, nalito na ako. Ba't kasi naputol? Paano ko matandaan? Pinuto nyo na agad? Okay. Sino? Isang si report Ruby natin. Po. Oh, si Ruby. Sipag din yan. Ba't yung pinutol? Ano bang nangyari dito? OFW sa Riva. Refresh my memory. Pero mukhang bago lang ito. Nasaan yung video natin? Ano? Odette and Carol? I mean, Carol. Odette and... ano to? Naputo lang. Ayan na po. Okay. Sige. Pakita mo natin yung video. Yes po. Para matandaan din. Opo. Miss Cathy, ilagay natin sa sitwasyon mo. Ikaw yung binubugbog araw-araw. Ano mararamdaman mo? Mula po nang nangyari sa kanya yon, nandun po siya ngayon sa bahay ng nanay ng employer. So, ako lang No. Sa oras na may kababayan tayong binugbog, agad-agad may pull out na yan, madala sa ating embahada para masiguro yung kanyang kaligtasan. Baka mamaya ipapasara ka namin eh. Mabagal ho yan. Kami ho tatawag sa FRA para humabalis tayo. Salamat po, Sir Arnel. Ayun. Siya yung sinasaktan ng kanyang amo. Nagpakita naman pasa. Ang ginawa, nilipat lang sa kamag-anak pa rin ng amo. Pupuntahan lang doon. Bubugin ulit. Ang gusto natin, ma-pull out na, madala sa embada at agad-agad, ma-repatriate, mapauwi. Ayan na si ma'am. Ayun. Yes, nakita ko sa picture. Okay. Ang ating masipag din na reporter si Ruby. Ruby! Good afternoon po, sir. Yun nga po, makikita ninyo, kasama na po natin yung OFW na si Ma'am Evangeline Bertulfo na na-ere lang po noong September 22. So, ilang linggo lang po, idol, na-rescue na po agad natin siya at napauwi dito sa Pilipinas. Ayun. Hello po, ma'am. Hello po, sir. Good afternoon. Salamat talaga na na-rescue na ako at nandito na ako sa Pinas. Happy ako kasi nabuntutan ako ng tinik, no? Kasi pa sabi ko sarili ko na save na ako at sana po tuloy-tuloy na yung pagtulong mo sa mga OFW at ako sir kailangan ko. Alam naman umuwi ako walang-wala talaga, so I hope na matulungan mo ako ng pangkabuhayan. Ah, sige po, kasi sige ako po. May nag-aral pa sa akin eh. Tama po yan. Nag-promise naman po ako. Akong bahala. Tutulong po ako as promise. Salamat talaga. Salamat. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Happy lang talaga ako. Talagang happy. Pagdating ko talaga, nakasakay lang ako ng papuntang Pilipinas. Sabi ko, makauwi na talaga ako ng Pilipinas. Salamat talaga, sir. Salamat. Yes, ma'am. Walang anuman po. Salamat po sir, sa inyong salamat. Tiwala sa amin, Ma'am Evangeline. Oo, talagang naniwala ako sa inyo, sir. Talaga. Salamat ka, sir. Goodbye. Thank you. Magkamag-anak pa nga siguro, ma'am. Baka magkamag-anak pa nga siguro tayo eh. Diba? Oo, Bertul- sir. Si Mr. Nyo ay ang Bertulfo. Opo, sir. Bertulfo. Oh, baka mag- diba nasabi ko na dati noon? Yung lolo ko talaga, original na last name talaga ng lolo ko is Bertulfo. Tamad daw yung lolo-lolo ko, nilagay nilang tulpo. Tinanggal niya yung Ber. At Tagalete, yung sa ano lolo ng lolo ng ano ko, ng father side ko. Pero although taga Ilocos sila, pero meron din sa side nila na sa Leyte na napunta. Okay. Sige po, baka magkamag-anak pa tayo. Oh, pinsan. Pinsan Evangeline. Kumusta ka dyan, pinsan? Sige po, ma'am. Tulad ng promise po namin, magpapadala po ako ng reporter dyan sa inyo sa Leyte para iset na po kayo dun sa Kabuhayan Showcase para hindi ka na babalik sa saan ba itong? Saudi, sa Riyadh. Okay? Yan, sir. Malaking tulong na, lalo na may nag-aral sa aking anak. Ilan ang anak niyo, ma'am? Ilan anak niyo? Lima pong anak namin. Ilan taon ang panganay? Alam. Panganay ko, sir, nandoon sa ano, may asawa na kasi. Tapos okay. Ilang taon bunso? Mag-18 ngayong November. Okay. So may nag-aral pa? May nag-masteral ako, sir. Laki pa rin ng, ano, ng bayad ng masteral kasi maestro siya eh. Teacher, good. Okay. Nag-masteral siya. Sige, tulungan kita, ma'am, para hindi ka na babalik.
Salamat po, sir. Talagang maraming salamat. Sige po, sir. Bye-bye kasi ang oras ko mag-flight. Ah, sige, sige. Baka maliit ka sa flight mo. Sige po. Takbo na, takbo na. Hindi ako maliit, sir. Kung hindi ako makauwi, dito muna ako sa kapatid ko. Ah, sige, dito, ma'am. Dito. Hindi, habol yan. Pag hindi kayo nakahabol, akong bahala. Anyway, okay, susunod kami sa Leyte. Ingat. Thank you. Salamat, sir. Thank you po. Okay. So, oh, good news ha, puro good news. Yes po. I kung ganito, eh, lalakas tayo palagi. Dapat ganito palagi, good news, para lahat tayo rito masaya. Everybody happy. Newsbreak muna tayo. Yes po, Idol. May unting paalala po tayo mula po sa BDO. Hindi po lahat ng libre ay legit. Kadalasan pa nga, yung mga alok na libre ay may kaakibat na panlaloko. Sabi nga nila, nothing in life is free. Katunad na lamang po ng isang usong modus na yun, ng mga scammer, ito po yung phishing or voice phishing kung saan may tatawag sa inyo mula sa hindi rehistradong numero at magpapanggap na taga-bangko daw sila. Hindi lang sila ito nagprofesyonal, gagamit din po sila ng mga linyang makakapag-inganyo sa inyo tulad ng pag-aalok ng libreng update daw ng card o libreng rewards or points conversion daw. At dahil nga libre, eh matitempt ko kayong pumatol. Nako, scam po yan kapag pumatol po kayo sa alok na yan. Kasunod dyan ang paghingi ng bank details nyo katulad na lamang username, password, OTP or yung one-time pin. Ang OTP po ay yung set of numbers na tinetext sa inyo ng banko kapag kayo ay nag-online banking transaction. Pag pinasok nyo po ang OTP sa app o digital banking platform, ibig sabihin po ay kinonfirm nyo ang transaction na yon. Lagi po tayong tandaan na hindi po nanghihingi ang bangko nyo ng bank details katulad na lamang po ng OTP. Sa oras na makakuha ng scammer ang detalye na yan, madali na nilang mananakaw ang laman ng online bank nyo or makapag-transact gamit ang card nyo. Kung gusto nyo pong makasigurado sa mga lehitimong alok ng bangko nyo, marapat lamang pong bumisita tayo sa official website o social media page ng bangko nyo. Tumawag sa customer contact center nila. Be smarter than a scammer. Ito po ay munting paalala mula po sa BDO Unibank. At magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lang po ng ilang paalala. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo ayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Hindi lahat ng pag-ibig destined. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. At handa akong tanggapin ang titulong World's Biggest Fool. Yung iba, meet and greet lang. Basta palagi mo lang itong tatandaan. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit na alam ko na ito'y bawal. Hindi lahat ng relasyon built to last. Yung iba, build lang. Hindi ko, nanay ko! Impostor ka! Impostor ka! Lumayo ka sa akin! Sana Lord, ang radyodrama ng buhay sa paglalahad ni Lord De Vera. Tayo ay dumadaan lamang. Sa mundong ito, we have to make the most out of it. Dapat mabuhay tayo ng ganap at dapat namnamin ang sari-saring mga kulay ng buhay. Ito may mahapdi o masaya. Namnamin ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. At lalong-lalo na, namnamin ang bawat pagkakataon na kapiling natin ng mga mahal natin sa buhay. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. With catch-up episodes tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. May mga bagay na meant to be. Mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili.
Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Daig daw ng binubuenas ang sinuswerte, kaya ibalik ang swerte na punong-puno ng positivity with good vibes. Kasama si Stanley Chi at Laila Chikadora dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At nagbabalik po ang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi idol. Makakasama po natin ngayon dito sa studio si Ma'am Nancy Ruiz, isa pong tricycle driver, at ang kanya pong anak na si Naomi Ruth Hazel Ruiz. Bumiyahe po sila mula po San Fernando, Pampanga Idol. Gamit lamang po ang tricycle na minamaneho niya pambiyahe po. Hingi po siya ng tulong para po pambili po ng gamot ng kanyang anak. May video po tayo, panoorin po natin. Sige. Galing pa ng Pampanga. Yes po, Idol. May kalumaan na rin po. Binahin niya po yan. Kasama po si Naomi. Yes po. Dinala po dito po sa ating action center po, Idol. Ayun. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa pagpunta. Salamat po sa tiwala. Galing pa po kayo sa San Fernando, Pampanga. Opo. Nag-tricycle lang po kayo. Opo, sir. Buti na pinayagan sa highway yung tricycle. Ano po, bali, hinahanap po talaga namin, sir, enforcer na magturo sa amin. Kaya pag huhuli nila kami, sir, tulungan nyo lang po kami makarating doon. So, hindi po nila kami hinahuli. Pero last time po hinahuli kami dito sa may Show Boulevard. Mm-hmm. Kasi hahanap kami na matutulugan nung unang gabi. Pero sabing ganyan, kung sige, pawawalan ka namin, bibigyan namin to. Kasi sabi po nila, i-impound namin to, sir, ano pang sasakyan namin? Sabi ko po. Mm-hmm. So, sabi ng ganyan, anong gusto mo? Sir, syempre, dala namin yung sasakyan. Sige, bibigyan ka namin ng chance dito. Kaya lang, dadaanan mo dyan, MMDA. Sabi, tapos pumunta ka doon sa park. Sinabi po silang park, sir. Mm-hmm. Eh, sakto, pagdaan namin, nakita namin yung nice. Pero nakita rin po namin Sogo. So, dahil mas mura yung Sogo. Kahit natanggal nyo na pong space mask, okay lang. Sige, para maintindihan namin kayo. Sige po. Dahil po mas mura yung Sogo, doon na po kami. Pera nyo? Opo, sir, nung gabi. Ilang araw kayo nakarating dito mula Pampanga? Bali, umalis po kami doon ng 4 o'clock, sir. Nakarating kami dito
Nasa 1 o'clock na dahil po umulan, sir. Tapos nasiraan po kasi. 1 o'clock. 4 o'clock na madaling araw. 4 o'clock na madaling araw. Ano po, nakalain kayo dito? 1 o'clock nasira kasi umulan po bago kami nakalating dito. 4 o'clock, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 9 hours. Nasiraan po kasi kami, sir. Nasiraan pa? Opo. So 9 hours ang biyahe. Sa bagay, tricycle nga pala, hindi kayo makatakbo naman. Opo. Hindi kayo gumamit kayo ng NLEX o... Hindi po, MacArthur po. Tapos pagdating sa May Kawayan, opo, doon pinalihis-lihis po kami sa ano kasi hindi kayo pwede dito sa monumento mismo. Sa back road mismo. Kayo, sa mga city opo. Driving back road. Opo. O nga, bawal nga pala sa highway yung ano, opo. Yung tricycle. So ilang beses kayo na para? Bali, madalas po sir kasi pag mula May Kawayan, sinundan na po kami ng enforce. Ano mga enforcer. Ano sinasabi nyo pag hinuhuling kayo? Sabi, sir, tulungan nyo lang kami kung pwede nga po isa kayo sana kami sa sasakyan ng MMDA para kami makarating po kami doon kay Sir Tulfo, sabi po namin. O ano sabi ng mga ano? Sabi, sige, daan na lang kayo dito tapos pawawala na po nila kami. Ang bait naman. Pasalamatan na mo yung traffic enforcer. Kung matanda mo pangalan, sige, pasalamatan. Lahat po ng nadaanan namin ng mga traffic enforcer, magmula po doon sa May Kawayan hanggang po dito kay Sir Tulfo. Salamat po sa inyong lahat. Kasi po talagang tinulungan po nila kami at napakababait po nila. Opo, sir. Tricycle driver po kayo, Nay. Opo. Namamasada kayo. Hindi po, nagbibiyahe po ako ng ano mga gulay po. From Tarlac po, kumukuha ko doon ng gulay, binabiyahe San Fernando para po itinda. Gamit yung tricycle? Opo. Nakailang oras naman kayong biyahe niyan? Bali, pinakamabagal ko po yung 4 hours. 4 hours. From Santa Ignacia, Pilpila po. Namumuhunan kayo ng gulay? Opo. Bali, doon po nagtatanong yung mister ko kasi nung pong hindi na siya tanggapin sa trabaho dahil 63 years old na po siya. May kumausap po sa amin na kung gusto niyo magtanim kayo doon sa farm namin para sa inyo lahat. Sa inyo lahat niyang kita. Kumusta naman po yung kitaan? Wala po sir kasi nabaha po nitong nagtag-ulan, lumubog lahat. Pati po yung nilagay namin fingerlings, nag-overflow po yung fish pan. Pag may ani, doon kayo magkapera. Opo. Paano kayo makaani? Ibinahanga. Opo. So wala, wipe out. Opo. Naku, at meron kayong anak na ginagamot nyo. Ano ilan po kasi nag-maintenance? Nyo? 4 po, sir. Okay. May asawa na po yung dalawa. Yung bunso po nag-aaral po. Buti na at least yung dalawa nakaraos na kayo doon. Opo. So yung bunso, ilang taon po? 21 po, 4th year college, sir. Okay, that's good. At ito po, itong pong bunso nyo? Hindi po, pangatlo po, yung pang-apat po nag-aaral kasalukuyan. Okay. Mas bunso po siya, sir. At siya po ay merong tinatawag na suggestive of late stage periventricular leukomalacia. Sorry opo, po. Opo, mali yung pagka-pronounce ko dyan. Sino pong doktor niya? Bali, isa po sa San Fernando si Dr. Jose Bianson Mamangon, saka po sa Mariveles, sir. At tuloy-tuloy yung pampapagamot niya? Opo, sir. Okay. Paano kami makatulong? Eto na. Meron na rito. Mga tabletas. Opo. May binibili kasi ako, sir, na talagang, noon po nagkaroon siya ng, ano, ng hiatal hernia, sir, 2019. Isa pong may nagbigay sa amin ng Fountain of Life. Yun po ang nakapagpabalik ng memory niya, sir, kasi nawalan din po siya ng memory habang nag-aaral po sa school. Ano pong sabi ng doktor pinakalates sa kanya? Bali, kaya po pina-MRI doc, ay sir, kasi po muli nagkakaroon siya ng dementia. Nakakalimot po siya ulit, din niya maalala yung ibang nangyayari. Sige po, kukonsulta rin tayo since nandito na po kayo. Meron pong magaling na espesyalista sa UP College of Medicine. Opo, sir. Siya po isang neurologist. Opo. Okay, si Dr. Mario Prado Jr., magaling po ito. Dr. Prado, magandang hapon po, sir. Hi sir, good afternoon po. Good afternoon po, ma'am. Kukonsulta lang kami sa inyo, Doc. Meron kasi nandito sa amin ngayon. Siya po'y diagnosed ng tinatawag na findings, kung tama to, suggestive of late stage periventricular leukomalacia. Tama ba ang pronunciation ko, Doc? Periventricular leukomalacia po, sir. Opo, Malaysia. So ano ibig sabihin nun, Doc? So periventricular leukomalacia, ibig sabihin po noon is basically yung mga white matter, ito po yung mga nerves no nagko-connect ng utak no papunta sa mga muscles for example or sa mata or sa pandinig etc ay nagde-degenerate. Opo. So leukomalacia, so basically two words siya, leuko means white no, malacia ibig sabihin nagpeklat. So most of the time, yung mga pasyente po na nagkakaroon ng periventricular leukomalacia is basically mga pasyente na premature or very low birth. Ibig sabihin masyadong mababa yung timbang to the point na
yung brain po nila o yung mga white matter nila o yung mga nerves na nagkoconnect sa ibang parte ng katawan is hindi po masyadong nag-grow o hindi po nagde-develop. Kaya po, ang nangyayari is nagkakaroon po sila ng tinatawag na cerebral palsy or nagkakaroon po ng global developmental delay, etc. po. Yun po. Yung ibig sabihin ng periventricular leukomalacia. Mm-hmm. Kumusta naman po yung pag-asa na siya po ay gumaling at maging normal na later on in the future? Ang problema po sir, ang problema sa utak is once nagkaroon po ng damage sa utak, hindi na po siya talaga bumabalik sa dati. No? Parang sa stroke po sir, kung mapapansin nyo, yung mga pasyenteng nagkaroon ng stroke, once nagkaroon po sila ng stroke, tapos nanghina yung isang side, magkakaroon lang po ng counting improvement. Pero hindi na po siya babalik 100%. In case po sa mga pasyenteng may periventricular leukomalacia, ang problema sa kanila is yun po, buong katawan po yung affected. So ang problema, since wala pong connection yung brain natin papunta sa mga muscles, usually mahina yung buong katawan at the same time tumitigas. Yun po yung condition na tinatawag na cerebral palsy. Mm. And at the same time, since yung buong brain mismo yung affected sir, yung memory nila is hindi po siya 100% tulad ng isang normal na tao or isang hindi po katulad natin na yun po na developed yung brain, no? So pwede pong bigyan ng gamot para kahit papaano po para mapabagal po yung progression ng signs and symptoms ng pasyente, pero most of the time po hindi na po talaga sila bumabalik no sa usual or sa normal. Pero at least yung gamot medyo mapapabagal nga, sabi niyo po, makakatulong, ma-address yes po yung symptoms yes siguro. Po. Tama ba, Doc? Yes po. Yes po, sir. Most of the time, kung mapapansin niyo po sa mga cerebral palsy, since matigas po yung kamay nila, most of the time, mm-hmm, ang binibigay po is pampalambot ng mga muscle, no? Tapos sa memory, like for example, pwede pong mabigyan ng mga gamot para kahit papano, mas mapabagal po yung symptoms or progression. Ito, Doc, tingnan mo kung tama tumagamot dito, Doc, na tenonin, Tabs, Escivex, Neurobion, Aspidon, and Aquidin. Familiar po sa inyo yun, Doc? Yung, yes po. Yung Aquidin, tapos yung Aquidin po is usually binibigay po yan sa mga pasyenteng may Parkinson's disease. Yung Parkinson's disease po, usually condition po siya kung saan tumitigas yung mga muscle. Mm-hmm. So, pwede pong binibigay yan para mapalambot po ng kaunti yung muscle. Yung Neurobion is vitamin D complex po para sa mga nerves. Tapos yung Escivex, antidepressant po siya. So binibigay po siya sa mga pasyenteng depressed. Tapos yung Tenonin po, tenonin. Yung tebonin po is one po siya. Ginkgo biloba. So basically, I think ginagamit siya. Hindi po tenobin, ma'am sir, tenonin. TENONIN. Ah. Sorry po sir, hindi ako familiar sa specific na brand. Pero ang alam ko po, tebonin po siya. No? Ah, tebonin. So, maaaring nga po. Apo. Yung tebonin po is ginkgo biloba. Kuan po siya. Binibigay po siya sa memory. Ah, maaaring nga. Ito na nga yun. Oo. Yes po. Ito yung medyo mahal-mahal ng konti. Apo. Meron pa yung Aspidon, Escivex. Aspidon, yes po. Aspidon is Risperidone po yung generic name niya. Mm-hmm. Yan po is usually binibigay pag mayroong hallucination or delusion yung isang pasyente or kung hindi po makatulog, pwede rin po siyang ibigay. Ayun. No? So yun po yung mga purpose ng mga gamot na binibigay sa pasyente po. Doc, maraming salamat po sa time na binigay niyo sa amin. Mabuhay po kayo, Dr. Mario Prado Jr., Neurologist, Department of Physiology, College of Medicine, UP College of Medicine. Doc, mabuhay thank po kayo, po, Doc. Senator. Thank you po, Senator. Maraming pong salamat. Okay, dito na ay mahal nga ang gamot. Apo. Ni Ma'am Naomi. 37,610, no problem. Gaano katagal itong gamot na worth 37,000 po? Bali, 3 months po. 3 months? Sir, opo, sir. Oh. Eh, gawin nila nating 1 year, gusto nyo? Pwede po. O, 37 times 4, i-add mo nga. Para isang taon siya, hindi ba ma-expire ng 1 year itong mga gamot? Make sure na hindi mag-expire. Opo. Oh, di ba? 140. Para hindi masayang punta nyo rito, isang taong gamot, sagot ko po. Oh, salamat po.
At syempre, bigyan din natin si nanay. Oh, 148. Eh, may butal yan. Isarado natin 200, ma'am. Opo. Salamat okay, po, sir. Opo. Pero yung pera, since nag-tricycle lang kayo, baka maharang kayo, may bank account ba kayo? Meron po, good, sir. Good. Doon natin i-deposito. Opo. Para pagpunta nyo doon sa inyong lugar, tamang-tamang pera lang dala nyo. Opo. Kasi maraming mga kapanood nito, baka harahin kayo dyan sa kalsada. Ayoko mangyari yun. Opo, sir. Sige po, nay. Opo. Steady lang kayo, itatransfer ko sa bank account ninyo. Opo. Yung mga pera. Of course, bibili na agad tayo. Opo. Nito. Opo. Kahit yung po mauna, sir, yung tenon nila sinabi, yung sa Ginkgo. Hindi, bili natin ito lahat kasi bibigyan ko naman kayo, di ba? Opo, sir. Ito na lahat. Oh. Opo. Siyempre, sino ba mang hold up ng gamot? Ito na lahat. Itong isang pasadahan to, itong 3 months, worth 37,610. Opo. Oh, di ba? Opo. So 3 times 4, oh, 1 year. Tama? Opo. 1 year ang bibigyan ko sa iyo. Salamat po, hanggang sir. Next year na ito. Salamat po, Merry sir. Christmas po. Merry Christmas po, sir. Sige po. Thank least, you po. Pati yung gaso, siyempre doon sa sobra, magkano ba yung sabi, tinanad mo? 148 po. Oh, so 50. So meron siyang 52. 52,000. Magkano po ng gasolina nyo papunta nito? Bali, 500 lang po yung papunta. Ah, pero matipid po. Alisin natin doon sa 52, di, sa 2,000, okay na ba? Opo. Yung gasolina nyo doon plus yung hotel. Opo. Oh, may 50,000 pa kayo. Opo. Okay. Sige ma'am, okay na. Approve. Thank you po. Thank God bless po. Pwede ko po yung ipag-pray? Ay, sige po. Sige po. Wow naman. Sige po. Sige. Lord, pinagpapray ko po si Sir Tulfo, pati po yung mga kasama po niya na staff and crew niya po dito. I-bless mo po siya, Lord. Ikaw po yung magbigay ng mahabang buhay sa kanya, strength at saka po courage palagi na tumulong sa ibang tao. In Jesus' name, amen. Mariliyosa siya. Magaling siya magdasal. Pwede po akong makahingi pa ng isa pong tulong. Sige po, sige. Ano po, gusto ko po sana na makapag-aral po ako. Aral? Of course. Nag-aral ba siya ngayon? Tumigil, sir. Po kasi ako. Po, nag-working student din yung kapatid niyang bunso na sinusuportahan lang din. So, sabi namin, hintayin mong matapos yung bunso kasi nagkasakit nga po to. Kailan pa, sabi po niya. So, bali, 2 years ang na po natigil. Siya mismo mong gusto mag-aral. Opo. Okay. Saan eskwelahan siya dati? Ano po, sa Christ in You po. Christian School, private po. Sir. At ipaaral natin doon. Opo, salamat pero tama po. Yun po. May gamot siya para opo. Makapag-function pa rin siya. Sa lukuyan po siya nag-aral, sir, nung malos memory siya na hindi niya na maalala yung advisor niya, yung pangalan. Tapos hindi niya na-submit yung kanyang project dahil hindi niya alam yung room ng isang sir niya. Pag uwi, sinabi niya. Then, talaga pong blessing din ni God na nagpunta kami kasi lagi po kaming herbal ang ginagamit, sir, sa mga moringa. Ganyan, umattend kami dalawa. Meron pong Chinese na nagbigay sa amin nung Fountain of Life. Hindi ko po kilala yun noon. Pero nung ginamit po niya, nawala po yung pagsusuka niya. 6 months na po nagsusuka noon, sir. At saka nagkaroon po siya ng hiatal hernia. Saka yun po, bumalik yung memory niya. Anong grade po niya? Third year na po siya pagpasok, sir. Third year high school? Opo. Dapat po graduate na siya ng college. Kaya lang po, dahil lagi nagkakasakit po. Natitigil. Noemi, pasalamatan mo mama mo. Sinamahan ka pa rito. Bait-bait. Mahal na mahal ka na mama mo. Pasalamatan mo siya. Masalamat po sa lahat ng ginawa niyo po para po sa akin. Yeah, mahal na mahal ka namin, anak. Lahat naman kami nagmamahal saka sa iyo. Saka po, ano po, total nandito na rin po ako. Pwede po bang pasensya na po kayo kung lulubos-lubusin ko na po? Sige. Ano po, makahingi po ako ng tulong na pantrabaho po ni na mama at papa tsaka po pantindahan po ng ate ko. Sige, sige. Pag-usapan natin yan. Ganito lang gawin natin. Kami po ay pupunta doon sa inyong lugar. Opo, sir. Sinasabi niyo na wipe out na yung kabuhayan ninyo. Opo. So, tingnan natin kung ano po yung pwede maitulong namin sa inyo, nay. Opo, opo. Kasi hindi naman yung pang habang buhay palagi kayo asa sa ibang tao. Totoo po. Diba? Itong ibibigay opo namin gamot, 1 year, di, paano naman ulit? Saan kayo pupunta? Opo. So maganda, meron na kayong inaasahan sarili, self-sufficient na kayo. Opo. Kayo na mismo ang gumago ng paraan to your opo pawis opo na para mapunuan yung mga pangailangan ng anak opo nyo, lalo na ito may sakit. Opo. Sige po, okay na yan. Salamat po, sir, ng marami. For the meantime, itong 200,000, hintayin nyo po, bibigay ko at
ilalagay natin sa bangko yung iba, yung iba opo. Bilima ng gamot agad. Okay? Opo, opo, sir. Sige, sige po. Okay. Salamat po ng marami, sige, sir. Thank you, ma'am. Magpalain po ng Diyos ang inyong programa. Walang anuman. Lalo pa pong hambaan ng inyong buhay ng lalo pa pong maraming matulungan, sir. Walang anuman po. Opo. Salamat din po. Salamat sa inyo, ha? Okay, ingat. Okay. So, papaalam na tayo. Yes, isa sa, ah, ganito. Ma'am, yung tricycle ninyo, sige, upo, ma'am. Hindi na kayo uwi ng naka-tricycle. May pick up po kami. Isa sa kayo namin sa pick up namin yung tricycle ninyo. Pick up opo. Ko. May pick up ako eh. Opo. Oh, tapos, kayo ay nakasakay na sa pick up. Opo. Okay. Thank you po, sir. Para mapabilis. Opo. Yung 8 hours nyo, gawin na natin 30 minutes. Opo. Oh, di ba? Oh, 1 hour opo, pala. 1 hour. Okay. Opo, sir. Opo. Ganun kami thank dito sir. Eh. Pinaiksin opo. Namin palagi. Past eh. Thank you oh. po, sir. Kanina, 8 years, 1 month. Opo. Oh, sa'yo, 8 hours, 1 hour. Opo. Di ba? Opo. Thank and you po, sir. Mga doktora. Opo. Oh. 1 month, nasob natin sa inyo. Opo. 8 hours na biyahe nyo, gawin natin 1 hour. Thank you po, sir. Thank you po, sir. 1.5 1.5 hours. Opo, sir. Thank you po. Sige, ma'am. Ingat. Sige. Paalam na tayo. And wag muna po kayong bibitaw dahil po andyan na po ang Bardagulan, sir, with Ma'am Marcel Tulputungan and Shari Roman. Ako po muli si Marshall Cedo. Ako po. Si Rafi to, marami natutuwang mga netizen. Okay. Mabuhay naman Pilipino, mabuhay mga manggagawang Pinoy. Saludo. Kaya, sandali. Eh, may mga nagsabi, masyadong sobra-sobra daw. Okay. Sabi ni Aquarius, ganito po yan. Bibigyan na rin lang ako, lubos-lubosin ko na rin. Kasi nga po, gamot yun eh. Pero kung yan ay, kung ano na mga gadget, hindi ako bibigyan ng ganun kalaki. Kaya kung nilakyan, kasi nga po, 1 year supply na gamot. To make sure, for the next 12 months, hindi na sila problema maghanap kung sa ibibili. But anyway, Aquarius, salamat sa iyong text. Sabi naman Rosie Rose, nakakaiyak naman daw. Yeah, ganun po yan. Pero kung ang hiningi niya kung ano mga gadget, hindi ako bubuhos ng tulong, especially pag ganun may sakit. Diyan tayo bumubuhos ng tulong, pang PWD. Malambot ang puso po natin ng inyong lingkod pagdating sa mga tao may sakit, may mga karamdaman at mga PWD. Mabuhay ng mga Pilipino! Salute! Sa Bardagulan Serye, kung saan isang oras naman po tayong
sorry kung ongo. Hindi, okay. Isang lang oras na naman po tayong magchichikahan at kakamustahan. Siyempre, kasama ating mga minamahal na viewers from Wanted sa Radyo and mga nakatutok pa hanggang ngayon sa Bardagulan serye. Ako po si Shari Roman. Good afternoon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. At siyempre, ang program po ito ay atid sa atin ng Seikatsu Incorporated. Promodizer ang datingan natin. Promodizer. Oo. So, ang Seikatsu Incorporated, mga kapatid, siyempre, ang good night na highly recommended po ni Senator Idol Raffy Tulfo para po sa mga nahihirapan matulog, makatulog. Ayan, nai-stress sa kanilang mga mister. Ayan, ang good night. And syempre yung Oxy White, pampayang looking para naman makontento sa atin si mister, di ba? And ang Gotch Right and yung Pro Fiber. At yan po ay mabibili lahat sa Seikatsu Incorporated. So visit nyo na po yung Idol Shopping Network. And syempre nasa screen po ninyo kung paano po sila makukontakt sa mga nais pong umorder, especially sa mga OFWs natin. Siniship po yan all over the world and all over the universe. Okay! Uy, may special guest na naman tayo for today's video dahil maganda ang ating topic for today. It's for you. Huh? Hindi, for everyone. And for everyone. And feeling ko vice versa. Pwede natin itackle the other way around. Kasi since yung guest natin, opposite sex, so two-way, it's a two-way street. Parang napapansin mo, di ba ilang araw na tayo, kasi kahapon si Stanley Chi. Ngayon naman, lalaki ulit. True. Kasi maganda, kasi napapadalas parang sa buong isang taon ng show, puro babae halos. Di ba? Kahit colors, puro lalaki. Oo. Ay, babae, sorry. Kaya ngayon, syempre magiging fair so, naman tayo. Manlalalaki na naman tayo. Okay. So mga kapatid, baka kasama po natin sa Bardagulan Serio Show mula alas 4 hanggang alas 5. Si Kuis Gigo Postolero. Siya po ay news anchor sa Avante and actor po sa Tibon. Ayan. Good Hello afternoon, po. Kuis. Good afternoon po sa inyo and I'm happy po na makasama kayo ngayon po. Diba? Actually, si Kuya Jigs is... schoolmate ko siya sa Trinity. Yes, oo, di ba? Oo, and yung kanyang misis na si Ate Camille. Si Ate Camille ay nasa EBS. Yes, yes. Parehas kaming mascom. Yun. Oo. And Kuis, paano ka napasok sa T-Bone? Actually, kasi nakikita ko nagmi-million views yung T-Bone. Di ba? Nagmi-million views yung video nyo eh. Oo. Actually, tawag dito, nag-guest ko lang yung may-ari before. Mm. Tapos parang binibiro ko lang siya. No? Ay, baka pa pwede akong umextra dyan. Hanggang sa tinotoo nila, then yun na, the rest is history, tuloy-tuloy na. Hanggang si Camille nasama na rin. Ganun. Oh, si Ate Camille yung wife niya. Oh, diba? And isa ka sa mga news anchor sa Abante. Yes po, yes po. Opo. Oh. Anong show particular, Kuya Jigs? Yung news program namin is yung Kwentong Politiko. Kasama ko dito si Binibining Meiji Cruz. Ayan, ang ating ano. Co-host sa ating news program dyan. Ayun. Pero di ba before sa radio, sa news sa programa sa radio quiz, nag-i-invite ka ng mga ano, ng mga sexy starlet. Naluloka ako. Sabi ko, ay, ang gaganda naman ng mga guest na to. Buti hindi nagsiselo si Ate Camille. Nag-guest ka, di ba? Before. That, dun ako nag-start actually yung sexy show. Pero wala na siya ngayon kasi... Hindi tayo invite. Nahiya ako. Pero actually, na-invite ako ni Kuis before. Yes, kaya lang kasi hindi nag... A sexy star? Totoo ba? Oo, bomba star. Turbo star. Turbo star, di ba? Pero buti hindi nagsaselo si Ate Camille kasi sexy talaga. Oo, kasi during that time, nung in-offer sa akin yun, yun lang yung only shot ko para makapasok sa industry natin. Alam naman ito gano'ng kahirap makapenetrate, di ba? I've been to a lot of industry. Tapos nung sinabi ko na sexy show yung gagawin, medyo daring yung mga tanong. Risky yun for us eh. Hindi natin masasabi, baka mamaya magselo siya along the way. Ayoko namang gawin yun na hindi siya komportable. So pag nag-no siya, hindi ko itutuloy. Kaso bigla siya nag-yes, sabi niya sa akin, stepping stone lang daw yun, naniniwala siya magkaka-transition. Ako hindi ako naniniwala sa transition kasi medyo image yung pinag-uusapan eh. Pero nangyari nga yung transition na sinasabi niya. So, yun nga. At talagang nagtitiwala ka talaga sa misis mo, di ba? At yung instinct, yes, the instinct. Pero paano nyo na-maintain, Kuis, yung, ayun nga, yung trust? Mm. Ilang years na kayong married ni Ate Camille? Mag-girlfriend, boyfriend, 14. Tapos, married, 9. So, all in all,
mahina ako sa math quiz. And then, 14 total. Total siya lahat. Ah, okay. Mula, ano, tapos married kami 9 years. Kasi since college, di ba? Yes, so. College days pa lang sila ni. 2009. Ay, totoo. Parang child. Parang ganun, no. 2009, imagine. So, hindi ka nang umay. Hindi naman. Challenging lang, pero kumbaga, ano, may mga bumps, pero... Ayun talaga eh. Naging ganun. Candidate as Miss Trinity yung wife niya. Super pretty ni Ate Camille. Oo, dati yeah, panlaban namin yan eh. Dati Miss ano? AS. Miss AS, oo. CAS. Oo, panlaban namin yung wife niya as ano beauty and brain. Ngayon ikaw ng panlaban. Yeah, oo so, naman! Oo naman, apambato. Akalaan mo yun. Kaya pambato daw ako, pambato. Ganun lang ako. Oo, at least. Oo, diba? Pambato. Pambato. Bato nga lang. Oo, yun ang pinaka-importante. Diba? Yung trust sa inyo, kuya, for 14 years, paano nyo na-maintain? Or nagkaroon ba na? Kasi the temptation. Yan. Yes. Lalo na sa work. Yes. Oo. Siguro ano, yung mga bumps along the way, college meron. Then yung mga nasa ibang industry pa ako meron. Mm-hmm. Then siguro pinaka-turning point. Kaya siguro nagkaroon na ng trust sa yung talagang solid na talaga is yung bago ako mapunta dito sa industry natin, sa media industry. Kasi before anything else, bago ako napunta dito, nagkaroon ng pinakamalaking bump. Siguro, nagkaroon ako sa, let's say, nagkaroon ng kasalanan. Nagkaroon ako ng kasalanan na... At least, yes, aminado. So, okay. Nagkaroon ng kasalanan na parang to the point na parang ayoko nang patawarin ako because of nakakahiya. Parang dating, sige, wag na lang, masyado ka nasasaktan, you don't deserve me. May ganong drama. Nakakahiya. Oh. Hindi, wait lang. Part yan ng, ano, ng yes. Second segment natin. Second life. Ah, ganun ba? Baka na pre-empt ko. Ha? Pero hindi. Oh. Pero yung trust sa yeah, relationship trust, yeah. Nyo, at least, yung ngayon. Yung ngayon kasi solid na. Kasi to the point na pinapapanatag ko siya na there's nothing to worry about. Parang ganun. Mm-hmm. Na parang ang dating... bakit ako gagawa ng bagay na ikasasakit niya samantala siya tumutulong sa akin every step of the way. So parang ang pangit naman i-betray mo yung tao na who's building you up. Parang ganun. So, ay, ang ganda na that's sinabi ano, That's the mechanics sa amin sa ngayon. So walang problema sa amin. Nakatulog ako mahimbing kahit tapo ka sa cellphone ko. Walang problema. Hindi ba kayo nagigilty, mga Mr. Jan? Diba? Pero kasi ito, ang ating topic kasi, ang ating pag-uusapan is paano maging happy and contento si Mrs. Yun. Ayun. Ang ating uunahing tatarget natin kay Kuya Jigs. Sige. Paano mo ba napapanatiling happy si Ate Camille? Siguro yun lang. Para sa akin kasi, given na yung pagka, for example, meron siyang gusto, bibigay mo. Pero not all the time naman, it's masusukat yun sa material na bagay. Eh. Mm-hmm. Siguro yung sa akin, yung peace of mind sa kanya. Na kahit ano pang gawin ko, saan pa ako isabak. Uuwi ako na alam kong wala akong ginawang mali sa kanya na at the end of the day, iiyak siya. Malinis or yan, that's the point po. So, si tingin ko, sa paggawa ko ng ganun, kahit iniisip ko na wala naman ako nabigay sa kanya mahal na kung anuman, pero yung bagay na umuwi ako na peace, na may peace, feeling ko doon satisfied na siya. Kasi may kita mo na nag-reflect din sa kanya na hindi siya stressed, masaya siya, nag-glow siya because of that. Kasi hindi siya nag-iisip. Hindi siya napapraning. Parang sana ganun lahat. Kasi yung iba, hindi, aminin natin. Masyado mapangarap. Hindi, kasi aminin natin, di ba? Marami tayong viewers ngayon na, alam mo, parang nasa-stress na nalulosyang na. Sinasabi nga nila, nalulosyang na sila dahil sa stress mismo sa mga mister nila. Oh. Bakit kaya, Kuis, yung may mga misses or may mga mister na hindi, alam mo, parang binibigay naman nila lahat, pero hindi pa rin masaya yung misses nila? Siguro ano eh, hindi pa siguro nila alam kung ano yung totoong nagpapasaya sa wife nila, partner nila. Siguro mayroon pa silang kakulangan sa aspect na yon. Parang ang dating eh akala nila nabigay na nila pero hindi pa pala. Pero dapat mayroon, it takes two to tango eh. Kailangan alamin mo pa rin. Kahit sabihin natin na matagal na kayo, may mga bagay pa rin na nagbabago. Feelings, interest, o kung ano man bagay na magpapasaya o relax sa kanya, kailangan inaaral mo yan every single day kasi nag-iiba. Oo, kasi may mga iba,
nakakampante ni. Yun. Hindi. Yes. Sa inyo, Kuya Jigs, ang tagal nyo na. Oh. Di ba? For 14 years. Yung iba, nakakampante na parang, hey, kahit naman gawin ko dyan, kahit naman pabayaan ko yan, wala na sa akin yan habang buhay, di ba? May ganon, may ganon. Bakit kaya umaabot sa point na ganon? Nagkakasawaan talaga sila. Siguro, kasi ako kasi naniniwala ako yung sawaan nakakor, kasi. Nakakor, nakakampante. Kampante, sawa, ano yan eh, parang choice yan eh. Kung magiging complacent kayo, magiging ganun lang talaga yung magiging process. Unlike pagka iniisip mo, there's always new, or kumbaga may mga dapat pang abangan, may mga dapat pang gawin sa relasyon ninyo, eh talagang ang mangyayari niyan, parang brand new pa din. Mm-hmm. Yung feeling like uuwi ka, magkikwento ka sa kanya, magkichismisan kayo bago matulog, yung hindi mo siya didin, yung mga small things lang na ano, na magpapasaya sa kanya, yung mga ganong bagay, kailangan ma-discover din natin. Nag-enjoy ba siya pagka umuuwi ka, may dala kang marites na baon, na kwento, something like that. Oh, yun lang, siguro never stop learning lang. Kasi kapag ka naging complacent nga, kasunod niya yan yung sawa. Eh. Pag nagsawa ka na, mahahanapin mo yung excitement, yung kilig sa ibang outlet, which is yun yung magiging mali. So dapat, yung lahat ng mga gusto mo pa ma-experience about love, kailangan sa partner mo lang siya hanapin kahit anong mangyari. Laging hahanap ka na way na doon mo lang siya makikita. May anak na kayo, di ba? Yes, yes. Oo. 9 years old din. Oh, 9 years old. Isa lang. Yes po. Baby boy. Ayaw niyong sundan. Kasi po, sa ngayon kasi, nasa stage kami na naabot na namin yung gusto naming work. Career-wise. Sa career-wise. So parang andating... siguro sinusulit namin na ma-maximize namin to habang nandito pa. And then it will follow. Yes, yes po, ma'am. yung anak nyo, Kuis, is paano nyo naman naaalagaan or namomonitor? O parehas kayo nag-work. Ano? Kasi parehas sila sa media eh. Yes, yes, mahirap siya. Di ba toxic? Medyo, parehas kayo na sa media. Medyo. Kasi may mga bagay na for example, sa part lang yun ha, kasi magkaiba kaming network. May mga bagay na gusto ko sanang ibalita kaso hindi pa nila pwedeng i-preempt pero nasa kanya yung pinaka main source, something like that, may mga ganun yung pwede na sanang sige na para ano, kumbaga parang parehas kayong spy kaso spy, yes. May sarili-sarili kayong secret na hindi pwedeng i-reveal. Yes, Mr. Mrs. Smith parang ganyan. Kasi mahirap niyan, ang toxic para si Ate Camille, by the way, is na kay Kabayan, Noli De Castro. Hippie siya, sa... Hindi mahirap kasi yung work na parehas same. Film. Tapos ang dami niyong nalalaman, tapos parang hindi mo alam paano i-measure kung dapat ko mang sabihin to. Correct. Kasi technically, pag hindi ko sinabi to, para ako nagsisinungaling. But at the same time, my work requires me to not say it. Yes, kahit po. Kanino. So, medyo mahirap. But it's okay. Okay naman. Nakasanayan na namin yun. Pagka work, mayroon kami talagang space for that. So, kaya hindi siya nagiging toxic. Yun na lang. Bigayan na lang. Tapos, ang maganda kasi ngayon, yung schedule namin nag-swap din eh. Pang umaga siya, ako naman pang gabi. Okay. So, hindi ko alam. Siguro si God na rin siguro gumawa ng way na maging ganon. Sino nagbabantay kay baby? Sa ngayon kasi, mayroon kaming yaya na stay out, hindi stay in. Kung baga, pag, for example, na talagang na makakailanganin wala ako, na walang kasama yun, yung yayang on-call lang. At hatid sundo pa rin si ate. Hindi, si Camille kasi nagda-drive siya mag-isa niya. Tapos ako naman nagmumotor mag-isa ko. Kanya-kanya kaming mobility. So, walang problema sa amin. When it comes to privacy, Kuya Jigo, paano nyo hinahandle yun? Privacy, sa akin, sa side ko open ako eh. Wala akong problema sa ganyan. Siya rin naman wala, pero ayoko yung ako yung nakikialam. Siguro nag-mature na ako. Pero dati before, sobra nang-aaway ako, kahit sino. Ay, totoo. Just nahihiya ako pag naaalala ko. Kasi di dapat ganun. Bakit? Bakit, wait lang. Ano? Bakit ba may mga ganung guys? Na? Yung parang... War hindi, freak. Or hindi sila kampante. Or wala silang trust. Because they're insecure? Pwede. Kasi insecure. Kasi yung iba kasi parang... Takot na makuha sa kanila. Oo. Yung iba parang... yung nakuha nilang girlfriend or yung asawa nila is too
maganda. Totoo yun, totoo yun. Yes, parang po. Too good to be true. Kaya parang lagi sila nakabakot for some reason. Yes, ma'am. Totoo po yun, actually. Most of the time, ganun eh. Ako kasi na-experience ko yun before kasi doon time, hindi ko sinasabing pogi ako ngayon ha, pero ibig sabihin na super, super parang butiki kasi ako dati. Ang payat ko, super itim. Tapos si Camille, sinasabi nila super ganda. Parang napaka-possessive ko sa kanya na parang bawal. Dumating ka sa ganun. Dumating. So ba, nang-aaway pa nga ako before. So yung mga inaaway ko, pati na oh, di na ako ganun. Then, siguro maliban dun sa insecure, takot sa sariling multo. Kasi ginagawa din nila eh. Parang ang dating is, may nag-chat dito. Alam ko, dinidiskartehan niya. Kasi ganito rin yung ginagawa ko. So, parang dating, dinidepensahan din niya sa kanya para... Kasi alam niya kung paano depensahan. Kasi gawain niya. Parang ganon. So parang ganun. Kaya sinasabi nila na pag nasa bar kayo, di ba? Alam ng lalaki kahit hindi yes. naman, hindi niya naman gusto yung girl. Alam niya na pinopormahan niya kasi parang iisa lang ata kayo. Yung, mostly ng galawan. Aura, galawan, the moves and na parang, everything. Parang gusto niya to. Type niya to. Mm-hmm. Okay, so totoo yung cheese. Okay na. Kasi yung mga boys, yun din yung mahirap. Either insecure sila yes. or takot sa sariling multo. Yun na nga. Correct. Kasi alam nila yung galawan eh. Parang minsan yung... Even eye contacts eh. You can say. Yeah. So, paano ka naman magselos? Ngayon kasi ano eh parang Jack Roberto na ako eh anti-selos na eh. Oo, relax lang. Pero hindi ba yung iba kasi sinasabi kailangan pa rin ng selos. Yes, kailangan. In relationship. Pero siguro di ko alam sa setup kasi namin ngayon, lalo na nag-artista kami online, napapartner kami sa iba't ibang mga tao kahit mag-asawa na kami. Iniisip kasi namin lagi wala. Secured kami sa... Trabaho lang sa, to. Trabaho lang yon. Then secured kami sa feelings namin sa isa't isa. So, siguro na-overcome na namin. Kasi noong time ng mga bata pa kami, ganun eh. Selos, block mo yan. O, ganito. Ay, ganun. Yung sobrang, alam mo yon. Kaya siguro nung nag-mature na, yun yung mga bagay na nabago sa amin, which is I'm so thankful. Si Ate Camille, gaano mo siya niligawan? Old school kasi ako eh. Ay, gusto ko. Kuya, paki-explain nga yung old school. Kasi wala na yun na tayo mahanap na ganyan. Sa ngayon, medyo mahirap kasi dahil sa technology na meron tayo, ang bilis makipagkilala, ang bilis mag-hi, hello. Noon kasi, paghihirapan mo yun eh. Although magkakilala naman na kami first year college, pero kasi, ang sa akin kasi, ginawa ko yung ligaw na makaluma, like nangaharana sa bahay, with the flowers, with the teddy bears. Wait, nangaharana ka, kuya? Yes, oo. Talagang napagdaanan ko yung sa gate ng bahay, madaling araw. Abang ako, di ba pag college ka, ginagabi ng uwi, no? Uh-oh. So, syempre, 7 p.m. pala naghihintay na ako. Doon yung pala uwi, 11. So, yung mga boys ko, yung kailangan, wag sila mabad trip sa akin. Kasi, wala naman akong talent feel sa kanila, eh. Wait lang, kuya, ito na. Uh-oh. Nasa linya na natin si Ate. O, di ba? Ang ganda-ganda hello. Ng Ate ko Camille. Hello po. Oh, di ba? Hello Ate Camille, good afternoon and welcome sa Barda. Ayan. Ate, nawawala yung audio niya. Hello? Ayun. Ate Camille, sorry ha, yung asawa mo nandito nang gugulo. Alam mo kung ano, pina-backstab ka, Ate. Joke lang. Ate Camille, una sa lahat, may question kami kasi since busy ka nga. Paano ka napapanatiling happy ni Kuya Jigo? Paano napapanatiling happy? Yes. Hindi lang ako happy. Super happy. Oh, di ba? Ganun dapat. Ang ganda-ganda ni Ate Camille. Sa starstruck ako sa kanya. Hindi ako masyadong inaaway. Ay, uwe. Hindi po. Kasi hindi kanya ganyan ako ng pera. Ay, yan ang maganda. Ganun dapat. Wait lang, Ate Camille. Paano ba pag-usaping pera? Pag sa budgeting, kung ano ang pera niya sa'yo at yung pera mo sa'yo lang? Ganon? Hindi. Paano? Paano ba? Ako nagbabudget ng lahat. Pero hindi niya naman ako tinatanong sa pera ko. Pag kailangan lang, halimbawa, paano ba? Bibibili na ako laruan, gano'n? Pero akin lahat. Akin lahat. Okay. Kay misis talaga lahat. Yes, yes. So, parang yung sahod mo, Kuya Jigs? Automatic.
Automatic kay Mrs. Hindi naman dumating sa setup na hiningi niya sa akin. Parang wala naman ako paggagamitan eh. Parang dating siya naman nasakit lang ulo ko kung magbabayad isa-isa. Ah, okay. So, dating siya naman nagma-manage. Ni, Garrett. Yes. Oo, ganoon. 'Di ba? Ate Camille, ano pa yung isa sa mga rason kung bakit ka happy sa marriage mo kay Kuya Jigo? Siguro dahil sa dami ng pinagdaanan namin. Iba na yung trust ngayon sa isa't isa. Yung panatag ka na na, hindi na yan magkakaroon ng iba. Yung ganun. Bakit? Bakit? Ate, wait lang kasi na-mention ni Kuya, may ginawa siyang kasalanan sa'yo before. Hindi niya naman chinika. Baka sa second segment pa. Baka sure mapunta na ako sa show ni Senator. Kaya... Ate, baka mamaya na mali ng pasok to ha. Baka kay Sir Rafi talaga to. Ate, eto, paano mo nabalik yung tiwala? Kasi I'm sure marami tayong viewers and listeners ngayon na yan din yung problema nila. Paano ko magtitiwala ulit kay Mister nung nagawa niya ako ng kasalanan? Actually, di siya madali. Mm-mm. Parang mawawalan ka kasi ng gana na... Kasi wala ka ng tiwala, so parang okay, maski anong gawin mo, wala na akong pake kasi... Wala na akong tiwala sa'yo. Mm-hmm. Pero ang ginawa niya kasi, pinakita niya everyday... nakatiwa-tiwala na ako, nagbago na ako. So, hindi mo siya mapipilit eh. Madedevelop na lang siya, eventually. Paano mo ba na binalik yung tiwala ni ate? Ang ginawa ko kasi dyan, talagang lahat ng mga ginagawa ko, mga ninja moves, yung mga lakad na di niya malalaman, talagang lahat, nakaano. Although hindi naman ako nag-report na pupunta akong bakery, pupunta akong tindahan, wala namang ganun. Pero what I mean is, yung alam niya na wala akong ginagawang anything negative talaga. Nagka-update ka. Nagsasabi ako kung may pupuntahan ako, tapos uuwi ako na matiwasay. Wala akong, hindi ko binabantayan ang aking sarili. Yung mga ganun. Kasi pag may ginagawa ka, medyo tamang PH ka eh, di ba? Mm-mm. So na-feel rin niya na parang at peace na ako, nagkakalaman na ako. Ibig sabihin nun, hindi na ako kinakabahan, wala nang kaba sa heart ko. Ganon. Every day yan, every day. Tsaka ate Camille, sabi niya, tinanong ko kasi si Kuya, paano ba maging happy ang isang misis? Binibigyan kanya ng glow. Hindi kanya binibigyan ng stress. Mm-hmm. Diba? And aminin natin, since wala naman no holds bar naman tayo dito, malaking factor ang mga pagmuni-muni sa gabi. Yes, oo. Kwentuhan, reflection. Oo. And syempre yun. Hindi, alam mo, Shari, ang chika-chika niyan pag gabi, di ba pang umaga ako sa trabaho? Dami niya kinukwento. Puyat na puyat ako. Basta AM sa gigising. Feeling ko din naman kung juicy naman din talaga yung ikikwento. Mapupuyat ka naman, din talaga. Kinig. O ano pa? Makikinig talaga. Aso minsan yun talaga. Sayang kasi. Oo. Tama. Paano kayo nagbabanding maliban sa... Chismis ulit. Chismis ulit. Kwentuhan, mga plans, ganon. Anong dapat gawin. Pero nanonood din kami ng movies. Kasi ako mahilig ako sa movies. So, yan. Yung date namin, movies talaga. Sabi ko, please naman, once a week. Movie time naman. Ganun. Paano nyo na-maintain, Ate Camille, sa'yo? Paano mo na-maintain yung green flag or yung healthy relationship, healthy marriage nyo dalawa ni Kuya Jigs? Siguro dahil open kami sa isa't isa. Halimbawa, may na-feel ako na parang awkward. Halimbawa lang to. Mm-hmm. May ka-work siya na medyo awkward sa akin yung paglapit sa kanya. Tinatanong ko siya, bakit ganun siya lumapit sa'yo? Hindi, ganito kasi yon. So, kapag na-orient ako na, okay, ganun pala yung co-work niya. So, okay na ako. At saka, kinakwento ko rin lahat ng nangyayari sa akin. So, hindi siya nagugulat sa mga details. Halimbawa, may tumawag sa hindi niya kilala. Alam niya na. Okay, co-work niya to. Mga ganun. Open. Sa'yo naman, ate, wala namang pinagseselosan ngayon si Kuya Jigs. Hindi yan seloso eh. Gusto ko nga magselo siya minsan. Kasi ito ba luwag? Kampante. Kampante, Jack. Kampante. Ikokorek ko lang, hindi na siya seloso. Ayun, correct. Inamin niya kanina, Ate Camille, before daw, talaga nang-aaway siya. Oo. Pero wag mo na pangalanan. Super. Baka pangalanan mo. May kilala ba ako doon? Hindi naman. May kilala ba ako doon? Wala naman. Kasi may isa akong... ka-batchmate yung nagkagalit ko ngayon eh. Ganun? Tamamay, off-air na lang, off-air. Kasi niloko niya yung kaibigan ko eh. Gets ko na. Hindi naman nakikita na, hindi naman kami nag... Binalaan ko pa yon, sabi ko kung malolokohin, iniloko. Nagigigil ako dyan sa kaklase mo, Ate Camille.
Wala, disconnected naman na kami, hindi may kikita. Pero Ate Camille, bakit ba may mga misis, o sa'yo bilang isang misis, bakit ba may mga misis na kahit bigay na nila, bakit, kahit ibigay na ng mister nila lahat, hindi nakukontento si misis or hindi nagiging masaya si misis? Feeling ko lang kasi naging ganito na ako before. Feeling ko masyadong mapaghanap lang. Uh-oh. Minsan hindi na rin kasalanan ni mister. Minsan si misis masyadong mapaghanap tsaka di niya masabi yung gusto niya. Feeling niya manghulaan ni guy, ni asawa yung lahat ng feelings niya. Mm. Kaya importante na sabihin mo eh. Kasi parang feeling mo, ay alam niya na yan. Magtatampo na lang ako. Hindi eh. Hindi nila alam eh. Ay, oo. Yung bigla-biglang nagtotoyo. True. Ka, pero di mo sinabi yung reason. Oo. Yung isang factor yun. Yan, yan. Correct. Oo nga, Ate Camille, no? Yung tipong galit ka, pero ay, hindi mahuhulaan yung galit ako. Paaarte akong galit ako. Kaan mo kung bakit. Diba? Tapos hanggang sa magugulat na lang kayo, hindi na kayo okay. Yun, yun. Tama, tama. Magugulat kasi, mister, ano ba ginawa ko dito? Wala naman akong ginagawa. Magdodomino effect kasi eh. Parang ano eh. Pagka ganun eh. Tsaka ate, dapat kapag nagpatawad ka sa mister mo na nagkasala sa'yo, dapat nagpatawad na talaga. Ano ate? Pag pinatawad mo siya, halimbawa, di ba pinatawad mo na siya? Mm-hmm. Yun na yun. Hindi yung kada away. Papaalala ibabalik mo, mo eh, pa. Kasi yung ganito, ginawa mo to eh. Wala na. Pag pinatawad mo siya, pinili mo nang patawarin siya, kalimutan mo na yung kasalanan niya. Okay na. Naging ganun ka na ba? Kayo, eh. Naging ganun ka ba, ate? Oh, hindi ko na binabrought up. Minsan jokes na lang sa amin na, ayy, ganun. Pero wala na yung hurt, yung pain, wala na. Wait lang, ate. May chika ako. Sige, sige. Kailan yung huling beses na nagselos ka? Kailan, ate? Parang months na. Months. Ay, months lang. Ano ba? Kasi ate, ano ba yung sayo? Ano ba yung version mo? Ano lang? Kailan ba yun? 2 months ago. Oh my God. Sobrang recent. Di ba? Ate Camille, ikaw, kasi tinanong ko siya. Sabi ko, kuya, yung work mo kasi, nag-guess ka ng mga sexy starlet or mga kineso. Ayan ang mga sinasabi ko. Sa mga guestings niya na mga sexy, hindi ako ever nagselos. Kasi alam ko show lang eh. Siyempre, di ba, nagpo-produce tayo ng show. So alam natin kung paano gawa. Pero minsan, kasi di ba nag-acting kami. May isa lang ng acting. Yun lang. Tinanong ko lang, ba't parang sobrang... Tapos in-explain naman niya, okay na. Ay, oo nga, nasa T-Bone ka din, nasa yes, T-Bone yes, din kasi si ate. Nagmi-million views yung mga video nyo dun, ha? In fairness. Congratulations. Ang galing-galing umarte ni ate. O, yun. Ate, bilang isang mister, pwede mo bang ano, i-chika sa amin kung gano'n naman kabait si Kuya Jiko? Super bait. Kasi ako yung nangaaway. Parang lagi siya nagtotoy. Bawal gumante, bawal gumante. Oo. Tapos hindi niya ako pinapatulan. Lalo ako naiinis. Oo, mas nakainis kasi. Ay, we. Oo, kahit sigari. Mapagbigay siya sa akin eh, sa lahat ng bagay. Naurat din ako eh. Tapos sa anak namin, shared talaga yung mga ginagawa namin para sa anak namin. As in, hating-hati. Sa umaga siya, sa gabi ako. After work ko ako. Tapos, before work niya, siya sa anak namin. So, hati talaga. Tsaka nagluluto yan, tinuruan ko siya magsaing. Ano? Pati hugas pinggan. Mabait talaga. Ano yung pinakagustong-gusto mong ginagawa niya sa'yo, ate? Ha? Ha? Ulisang daw, ulisang. Ate, maliban doon. Ikaw, office ako. Maliban doon, Ate Camille. Gusto ko talaga yung nilalambing. Lambing. Malambing ba si Kuya Jigs? Ilonggo eh. Oo. Okay. Oh, parang kahit galit na kami, parang naglalambingan pa rin yung tono. Bigla lapit, tapos kikis. Bigla lapit, hahag. Mga ganun. Gusto ko lambing. Yun. Ah, okay. Paano mo ba sinagot si Kuya Jigo? Kasi kanina nabitin. Oh. Kasi tinatanong ko kung paano kanya niligawan. Di alang ligaw eh. No. Yung hakaana, ano yun? Nagpanggap kami na kami. Ah, yan, yan, yan. Yes, yes. Na, ate?
nagpanggap kami nung college na kunyari magjowa kami, pero di talaga, magbarkada lang. Tapos na in love siya ng haraan na kung ano mga pinagagawa, di na lang sinabing na in love. Ay, wait! Parang yung Full House, yung Korean. Mama Bear, Papa Bear. Yan, yan. Yun yung peg namin. Kasi before, may reunion sa high school ko. Gusto nila makilala ng girlfriend ko. Kaka-break ko lang. Ayaw nila maniwalang kaka-break ko lang. So, parang nag-isip ako na kailangan yung maganda ako mapakilala. Tapos siya yung pumayag. Tapos yun na, nagpanggap kaming pero bakit sa dami-dami ng tao si Ate Camille? Or kasi pinifilter ko eh. Kasi baka mamaya yung magpanggap, ma-attach naman, mapasubo ako. Kumbaga, baka sabihin, unprofessional. Unprofessional, yeah, that's kasi the point. Kasi nga. Oo. Pero kaya napili mo si Ate Camille kasi kampante ka. Oo, then, kasi friends kami talaga eh. Pero nung time na inaya mo, hindi mo pa siya gusto nun. Gusto ko na kasi maganda siya. I mean, gusto sa akin lang. Pero hindi ko alam kung sasagutin ako. I mean, suntok sa buwan siya. Nagkataon na napasubo ako kasi during the time na nagpapanggap kami sa high school alma mater ko, yung daddy ko dumating. Mm. Dumating yung daddy ko, akala niya kasama sa pagpapanggap yun. So, naka-anchor siya sa akin nung na-meet niya yung daddy ko. So, akala ng daddy ko, may girlfriend ako maganda. So, nag-set siya ng family dinner na kasama si Cam. Sabi ko, sorry, may extend yung pagpapanggap natin kasi minsan lang maging proud sa akin yung daddy ko eh. Kaya sana mapagbigyan mo pa ako. Anong kapalit nun, Ate Camille? Ha? Anong kapalit nun? Wala, barkada ko lang siya, free food. Oo, friends lang. Ay, ang ganda ng pundasyon ng friendship. Ganun pala dapat ang style. Pero kaya ako ngayon, kasi niloko siya ng girlfriend niya, kaya sila nag-break, so naawa ako, walang mapakilala. Feeling ko naman, hindi kami magpapatulan kasi barkada. Skip ko na yung part na yun kasi medyo ano yun eh, medyo mahaba. Inano ko na kagad sa harana, ganun. Ay, okay. So nag-start as nagpapanggap. Na ano, mag-chose. Hindi ba ganun yung ginagawa? Meron pala. Tinisipon ako. 26 million na nakita, diba? Eh kasi naman yun. Pangalanan na yan. Ha? Alate? Reveal. Pangalanan mo na yan, Shari. Sino yan? Pakilala mo sa amin. Yung dati, feeling ko nakikita niyo yung dati. Napapanood niyo yun. Sige, rewind naman. yung lunok ko iba eh. Ingat. Ate Camille, hindi kanya namin iistorbohin. Pero baka pwede kang magbigay ng tips sa mga misis ngayon. Or hindi. Tips na lang para sa mga mister kung paano mas maging happy and contento ang kanilang mga misis. Ang masasabi ko lang, more pasensya, mas intindihin, tsaka mas kausapin yung mga misis para maintindihan nila yung kung may pinagdadaanan man or kung ano yung iniisip. Kasi minsan di sinasabi, pinapahulaan lang. Yun talaga yung concern ko. Kasi ngayon nagsasabi na ako. Dati hindi. Ayun. Yun lang. At least aminado si Ate Camille. No? Diba? Na ganun siya. Ano ba toxic trait mo, Ate Camille? Yun lang. Tumulong sa gawaing bahay. Malaking factor din yun ha, sa mga mag-asawa. Kasi feeling nila ay, girls na ang pang-gawaing bahay. Ate, nagger ka ba? Nagger. Nagger ka ba? Nagger? Nuggets lang. Madalas kaya hindi kami magpansinan yan eh. So hindi ka ma-sermon? Hindi, hindi. Pag di ko siya pinansin, yun na yun. Oh. Sa ganda ba naman ni Ate Camille, talaga lagi mo papansinin yan, di ba? Tsaka dati si Ate Camille, naalala ko sa CAS building, parang lagi nakangiti. Oh, approachable siya. Hindi yan, hindi mo makikita na kasi maangot yan si Ate Camille. Darling of the press, parang gano'n. Oo, tsaka sobrang, yung partner mo dati sa Mr. CAS, Ate, yun yung ayoko. Yun nga. yun. Nangigigil ako dun. Pero diba? Napalitan ko naman eh. Napalitan ko naman, at least. At least, di ba? Napalitan. Pero Ate Camille, thank you very much. Alam mo, napaka-humble mo talaga. Oo, thank you very much, Ate Camille. Salamat. Thank you. Love you ko naman. Ay. More power sa show nyo. Ha? Thank you so much. Pa-hello na lang po kay Kabayan, Noli. Ito, office niya to. Pwede. Andiyan ka pala. Thank you, Ate Camille. Ako kasi nasa production ako kanina. Oo, nga. Pasensya na, Ate. Thank you. Hindi mo sa RTIA pa tayo magkikita. Oo nga. Thank you po. Bye. Thank you. Bye-bye. Di ba, ang ganda-ganda ni Ate Camille. Yan yung misis ni Kuya Jigo. Kaya, mapapansin nyo, happy na happy and contento talaga si Ate Camille. Kasi ang ganda nung ano nyo ha? Nung
pundasyon ng love story ninyo. Ganun na medyo mahirap siya kasi panagpapanggap ka kasi yung totoo sa kayo sa pagpapanggap, mahirap hatiin. Kuya, paano, medyo tama na tayo dyan sa topic na yan. Masakit. Ah, ganun ba? Sorry. May na-touch ba ako? Bakit? Bakit ka nahirapan doon? Kasi may mga nanliligaw din sa kanya Hindi mo naman pwede sabihin nagpapanggap tayo, exclusive na tayo Kaya pala, nung may nambabakod. Oo, kaya yan, ganun. Kita mo ba yung story? Connect the dots na lang, ganun yan. So natatakot ka na baka ma-fall ka kay Ate Camille? Na-fall na ako, kaso natatakot ako na mawala yung mawala yung mga ina-assume ko. Siyempre, nai-inlove ka na rin along the way Okay. Yung competition, mahirap. Ang gagwapo ng mga taga-Trinity rin Ilan yung... Ay, siya true yan. Pero ilan... Pero ayoko yung Mr. C. Yung partner niya. Okay. Pero, quiz, ilan yung naliligaw kay Ate Camille nun? During that time, tatlo yata yung kalaban ko. Wow! Ibang-ibang college. Oo. Oh, mga ganun, mga gwapings. College of Nursing. Yung iba sa OJT naman yan na meet, may mga ganun. So, yun. Paano ka umangat? Ang ginawa ko kasi nag-lie low ako. Sabi ko hindi mo na ako papasok. Di ako matend ng OJT, di ako pumasok. Hinahanap niya ako. Kasi gusto ko lang malaman kung hahanapin ba niya ako. Tapos, isa ka din Test lang. Kasi kung ayaw na niya sa akin, okay lang. It's sport naman Kumbaga medyo mahirap naman na i-duel kung talagang wala ka ng laban. Oh. Diba? Sometimes it takes a greater courage to just walk away and leave things behind. Diba? So, sabi ko, wala ako, nahanap niya ako. Sabi niya, saan ka nga? Sabi ko, Fairview. Which is totoo naman nasa Fairview ako. Hindi ko lang ina-expect na pupuntahan din niya ako doon. Wow. So, sabi ko, mukhang eto na yon. So, ayun na, doon na kami nag-aminan. Paano mo ba malalaman na may gusto sa'yo yung girl? Siguro, kapag ka-part ka na rin ng sistema niya na... Kasi mahaba talaga yung kailangan bigyan mo ng mahabang time yung girl na makapag-decide kung ano talaga yung gusto niya because that's their right 'di ba? Hindi naman pwedeng magsabi ng lalaki na kailangan marami rin akong ligawan tapos sino dapat but it's not that way. So kailangan talaga yung babae, bigyan natin sila ng time na makapag-isip kung kanino talaga sila masaya, komportable, kung saan sila nagiging totoong sila. Uh-huh. So yun, kung ikaw yun, edi magaling ka, ganun lang yung rule Ito kuya, nako. Paano mo malalaman naman? Mm-hmm. Para sa mga girls. Sige. Paano mo malalaman na may gusto sa iyo yung lalaki? Pag sa babae, gusto yung lalaki. Siguro kapag for example, hindi kanya tinitigilan, interested talaga siya sa iyo kahit nonsense na magtatanong pa din siya. Tapos halimbawa, magkasama kayo, 'di ba? Hindi siya nauubusan ng topic, ultimo buhok mo, yung kulay niya, ganyan yung sa mother ko Re-relate niya. Para lang hindi kayo matapos na mag-uusap. Parang gano'n. Yung salamin mo, alam mo, yan yung binili ko last time. Tumtuwa yung kapatid ko, kahit hindi. Parang gano'n. Pag true chat naman, paano mo ma-feel na... Kasi hindi lahat ngayon more on socials na. Yes. Paano mo malalaman kung gusto ko ng isang guy, true chat lang? Siguro yung consistency niya na good morning, good afternoon, lahat yun may topic siya, lahat yun may tanong siya, lahat yun may pangangamusta, and everything. Yung kahit di ka nag-reply, send siya ng picture niya or mga emoji o kung ano man. Bakit ganun? Ganun sila ka-consistent. Sa panon, although di ko naman inabot yung ganun technology na. Ganun yung nakikita ko sa mga kabataan ngayon na nasa pag gumugusto na. Paano pag na-fall na? Yung generation ngayon. Medyo advanced na ngayon Parang ang nangyayari doon pa lang sa mga video calls malalaman mo na kung nagpapakit na ba sila sa iyo, takot na bang ipakita yung pimple, diyan. Conscious na sila sa mga filter na magaganda para maging presentable sa iyo. And everything, ganun. Actually, advantage nila to kasi nawawala na yung mga torpe. Like nung panahon ng old school talaga, no guts, no glory. Ang dami na kasing waste. Yan, tama. Oo. Paano ba matulungan ng mga torpe? Kasi may mga lalaki pa rin, hindi ko ma-distinguish yung torpe o sa hindi ka lang talaga gusto. Di ba may ganun, kuya? Yes. Inisip mo na, ay, torpe yan, natotorpe sa akin. Yung pala, hindi ka naman pala talaga gusto. Diba? Tama. May mga ganun sasabihin nila na delulo sila, na gusto sila. Ay, hindi to nagre-reply kasi natotorpe yan. Hindi pala di ka sila. Siyempre, delulo nga ako for the delulo nga ang person. Kaya, Pero doon mo kasi malalaman kung
consistent, hindi naman consistent kasi syempre may ginagawa naman lahat ng tao. Mm-hmm. Pero kahit even guys, parang ngayon marunong na magpakipot. Yes, oo. So, ay, mamaya na ako mag-reply kasi mm-hmm. ano ba? Sabihin nyo, Gina naman yun nga, ako. Yun nga, oo. Oh. Mayroon na silang strategy. May mga ganun na rin, oo. Oh. Oh, oh. May mga guys ng pa-chicks kasi, kuya. Yun na nga, parang marunong na sila makipaglaro now. Not like before na may template yung guys na kailangan mabilis na mag-reply. Oo. Oh. Laging tayo mag-good morning. Oh. Ngayon, medyo aggressive yung other sex. Yun nga, oo. Oh. Tsaka kuya, paano ba ma-distinguish yung pinapaasa ka lang? Pagka pinapaasa ka lang is more likely, ano yan eh. Parang hindi ako expert na, baka isipin ng mga viewers, expert ako, i-message ako ng mga tao. Ay kuya, ganito na. Siguro yung mga paasa kasi yan yung mga tipong ano eh, full-blown sa simula. As in, gaslight. Gaslight, too good to be true. Oo. Yung parang ang daming sasabihin na parang akal... Kung papakinggan mo... Scammer. Oo, oh, parang gano'n. Oo, oh, alam ko naman, nare-detect mo naman yan. Oo. Hindi kasi kuya, may mga inan eh. Like yun sa mga boys. Sa mga boys, akala bibigay sila ng interest dun sa babae, pero wala naman pala talaga. How would you filter? Kung friendly, you would give paasa, advice, kung friendly lang ba yun, or baka gano'n lang talaga sa sila. Sa lahat. Versus, gusto ka talaga. Siguro pag yung pagiging friendly sa lahat, papansin mo naman yun sa, kahit nga siguro ngayon sa comments eh, or sa social media niya, kung ganun ba siya kalambing mag-comment sa kakilala niya, sa mga nag-reply sa kanya, sa malagat, hindi ka bukod tangi. Mm-mm. So maaaring in general, ganun siya sa lahat, yung parang andating, mangingisda lang ako kung sino yung may time or kaninong time magsaswak yung oras ko. Eh, yun yung bibigyan ko ng oras sa ngayon. Parang kung sino ang kumagat. Yan, oo. Kaya nagiging in general siya. Pero pag gusto ka talaga niya, makikita mo na plain lang siya dun sa karamihan, pero sa'yo, iba talaga. Yung parang, iba talaga yung pagle-level up niya, may to the point pa na gusto ka niya makita, or anything na without any reason. May mga ganong pagpupursige. Kasi hindi mo ma-filter out ngayon. Mahirap sa ngayon dahil sa technology talaga. Oo, kasi... Oo. Magpapakita siya ng motibo sa'yo. Mm. Tapos may motibo din sa iba. Yun. So, yung mga girls ngayon, parang confused kasi nagbibigay sila ng mixed signal. Correct. Pero ang kagandahan naman nung era ngayon is kung makukuha niyo yung rhythm, kayo mga girls, magiging wise kayo eh. Sobra. Pag napagdaanan niyo to, alam niyo na kung sino yung hindi sa dapat. Yeah. Eh talagang this is the best time para makuha niyo yung tamang partner kasi... Ito yung pinakamahirap talaga na face eh, sa ngayon. Oh. Actually, mahirap and at the same time, madali. Yes. Oh. Oo, kasi napapabilis niya yung pag-communicate. Actually, dati, number lang eh. Kukunin mo yung number. Pwede ko makuha yung number ang mo. Ang hirap pang akunin yung number. Diba? Lalo na sa inuman. Mga gatherings. Ngayon, marinig mo lang yung pangalan. Super search ka na sa IG. Tsaka sino yung mga kainuman mo? Nasa friends list. Diba? Ngayon, stalk mo na lang sa Instagram. Stock mo na sa Facebook. Uh-huh. Actually, makikilala mo na pati yung mga lola't lolot, mga uncle niya, nandun na lahat. May stock mo na. Dati, hindi pa hirapan eh. Oo nga eh. Ira natin kasi kuya nun, ano eh, through text. Yan, text, group chat, and group message. Group GM. GM, yeah. Yung GM na hindi naman GM, may papatamaan ka lang. Yung mga ganun. GM ko, no? Uy, pero may super relate naman tayo dyan. Kuya, napaghahalataan yung mga edad natin. ilan ba ang ano mo? Ang alin? Gap natin. 33 parang, na ako eh, ngayon. Hindi, kuya, pero third year college ka, first year ako, tama? Parang ganun, two batch. Second year ka, first year ako, parang ganun, di ba? Two years ako. Two years. Okay. Sila ate kanila, mas ahead sa amin ng 1 year lang. Oo, yun. Okay. Ayun, kasi dati sa Trinity din, nasa isang building lang tayo. Oo nga eh. Tama. Kasi pinakataas biology. Yan, oo. Sa baba psych. Correct. Tsaka sa atin. Ayun, happy lang naman. No? Ligawan, ang happy lang ng ligawan dati. Di ba? Napaka-simple. Napaka, alam yun? Napaka, classic. Malalaman mo talaga kung sino yung sincere sa hindi. Ngayon kasi ang hirap. Mahirap talaga, oo. Mahirap. Ang hirap ma-distinguish. Lalo na kapag through DMs lang. Yun, oo. Through DMs. Tsaka sa ngayon kasi, actually maganda rin kasi may mga nahuhuli na kagad, di ba? Kasi yung mga screenshots o kung ano man, mm-hmm. yung mga, something okay din somehow. Oh. Sa second
actually makakasama natin si Kuya Jigs sa second episode natin kung bakit nagloloko ang mga boys or especially si Mister. Pero ngayon kasi medyo good vibes tayo. Yes, yes. Kasi paano kung maging happy and contento correct, sa misis? Correct, correct. Tama. Sa contento, Kuya, sa misis or let's say kahit sa partner, ano yung pinaka-top one na ingredient? For para, contentment? Yes. Siguro trust. Kasi yun nga, sabi nga ni Camille kanina, di ba? Parang nung nagtiwala na siya ulit, okay na siya, hindi na siya galit, hindi siya stress, wala siyang iniisip masyado. Kung meron man, tatanungin lang niya ako. Then ako naman, I'll be honest, i-explain ko sa kanya bakit ganito. Gaya nga sabi ko, medyo mahirap yung sa situation namin. No? Paano pa kaya yung mga totoong artista sa mga big networks, di ba? Oh, oo, sure. So yung matambal ka, may gagawin kang scene na parang baka hindi siya maging komportable pero kailangan kasi yun yung sinabi. So i-explain mo lang na it is artistically done. Wala namang, you need to ano pa rin, kausapin. Kahit outside sabihin natin na alam niya yung process or anything, yung communication para mag-work yung trust, malaking bagay. May mga lalaki din kasi, hindi rin pala open sa feeling. Mike. May mga lalaki kasi na hindi rin pala open sa mga nararamdaman nila. Diba? Correct, sinasarili. Yes. Yung kunyari, galit pala si Mister. Okay, nagsiselos. Okay, nagsiselos si Mister. Hindi na sasabihin sa misis nila. Minsan naiipo na lang, tapos sasabog bigla yung mister. May ganun talaga si talagang trait. Dati ka bang bomba? Tanungin mo ganun, dati ka bang bomba? Di ba? Kasi ang hirap nung ganun yung hindi rin, paano kung hindi pala open si misis? Iyon nga, correct. Hindi rin nila malalaman yun kung bakit ka nagkakaganon. Hindi rin open si mister. Mahirap. So, paano mo, di ba, isasettle yung isang issue kung parehas kayong nagkikim-kiman ng galit. Tama, tama. Kaya ang mahalaga dyan kapag sa relationship talaga is yung, yun nga, open communication. Yes. So, since communication naman tayo, Kuya. Tama, tama. Di ba? Pero minsan, sa second part, gusto ko itanong ko. Oo nga eh. Parang pumupunta tayo dun kahit kasuban pa lang tayo. Eh. Kasi ito talaga yung problema eh. Nasa, yes, yes. Sa two. Uh-oh. Pero, ang sa akin, Kuya, gusto ko lang na from your point of view, ano-ano pa yung mga sikreto para maging healthy yung marriage? Ayun, maliban dun sa trust. Hindi lang sa marriage, sa family. Sa family, ganyan. Siguro teamwork, yung kailangan, hindi naman porket pagod ka, hayaan mo na siya kasi kaya naman niya eh. Kailangan nyo pa ding pakiramdaman kung may magagawa ka naman to lessen up her burden or his burden. Nakita mo, pagod na siya. Pero ikaw, pagod ka din. Pero nakita mo siya, nagpapakuba-kuba na naglalaba o nag-ano man ng mga plato dyan. Kailangan may gawin ka rin na para ma-lessen up lang. Kahit sabihin natin, for example, di mo talaga kami sakit ka or kung ano man. So, yun. Siguro, teamwork. Kailangan natin na pairamdaman na hindi all the time equal yun eh. May times na may mas mahina talaga sa atin ng partner natin na kailangan natin unawain din. At tayo naman, kung tayo naman yung nasa mahinang part, kailangan meron din tayong gawin to ease up kung di man natin kayang tulungan talaga at all. Yun. Pwede. And problema rin, Kuya, maliban dun sa sinasabi mong teamwork, yes. May mga lalaki na hindi mo masabayan yung pride or yung ego nila. Yun, mahirap yan. Pagka hindi maalis sa sistema nila. Wala. Lalaki is lalaki. Talagang may... Meron. Meron at meron. Mm-hmm. Pero how do you balance your ego and pride pagdating sa... wife mo, Kuya. Ako kasi nile-let go ko yan eh. Di ba nga sabi nila, pagka lalaki dapat hindi ka masyado nagugas ng plato or what. Sa akin okay lang, carry. Wala akong ano. Or pabibili na napkin o kung ano mang... something like that. Kaya ko yon. Kaya ko siyang bilhin taas noo pag kinakailangan talaga. Kasi, I don't know. Wala akong... Inalis ko siya eh for the convenience of my wife para lang maging okay siya, mapanatag siya, mapadali yung mga gawain. Yun. So, when it comes to pag-change ng priorities mo, Kuya, syempre hindi rin madali. Dahil syempre, ikaw, Kuya, from being boyfriend to husband, then naging daddy, yes. Paano mo natulungan yung sarili mo na i-change step by step yung mga priorities mo sa life? Kasi ang hirap sa mga lalaki ngayon, kahit kasal na sila, kahit may anak na sila, hindi nila maiwan yung buhay binata. So, did you change your priorities, Kuya? Siguro, mahirap. Mahirap nga yun. Oo. Pero to be honest, talagang struggle siya sa simula kasi may times na gusto mong humayahay. Pero ito na pala yung gagawin ko. May baby na kami. Patutulungan ko na siya mag-ayos ng something like that.
Siguro ano, slowly but surely, unti-unti, darating ka na rin sa point na mai-inlove ka na rin sa sistema eh. Kung sinasapuso mo ah, yung transition. Mm-hmm. Kasi may mga tao na ayaw nilang tanggapin yung transition dahil nahihirapan sila. Mm-hmm. So, choice mo rin yon na kung kahit nahihirapan ka, you need to love eh. The situation na pag nakita mo, nahihirapan yung asawa mo mag-alaga. Kasi kahit may yaya kayo, yung anak kasi lalapit sa nanay eh. So, may kita mo yung nanay na mapupuyat, siya yung mag-hehele or whatsoever. Oh. Hindi mo naman siguro maatim na panoorin lang yun. So, kailangan mo na rin siyang gabayan, mag-shifting kayo. Oh. So, kailangan ma-inlove ka dun sa process para matanggap siya ng sistema mo. Then, dun naman sa ginagawa mo nung yung transitioning nga, pwede ka na dumating sa point na kausapin mo na sila unti-unti. Uy, mga pare, siguro yung everyday na pagkikita natin, siguro once a month na lang. Tapos yung once a month natin, magiging once in 6 months. Ngayon nga, once a year na lang ako nakikipagkita sa mga bawat friends. Kasi siguro, maliban sa hectic no work, na-inlove na ako sa sistema nung ano eh, nung yung family first. Ganun yung naging priority ko. Parang ang dating, pag may spare time ako, automatic family na. Parang ganun. So it's a matter of choice pa rin talaga. Mm-hmm. Oo, para sa akin. Kasi yung mga priorities nga, yung hindi nila ma-let go. Like, let's say, bisyo. Yun nga, oo. Ang dami ko napapanood sa inyo na gano'n, yun yung nare-reklamo nila, di ba? Oo, kasi yung... hindi nila maiwan yung buhay binata. Mm-hmm. So, correct. Ang problema nila sa mister nila, kahit kasal na tayo, kahit may anak na tayo, ikaw, let's say, wala naman problema, uminom ka. Yes, once yes. Once in a while. Kailangan mo yun. Tama. Kailangan na asawa ko yan, gano'n. Pero may mga iba na sobra-sobra. Na. Yun nga, yung sobra-sobra to the point na parang ang dating, babalik sila doon na parang nakalimutan nila, uy, teka lang, may pamilya. Or okay lang mawalan ako ng trabaho ngayon kasi yung asawa ko may trabaho naman eh. Ay, something like that, di ba? Kasi nga, di sila in love eh. Yung mga OFWs. Yan, sabihin nila na, okay lang yan pare, mag-gin pa tayo eh. Yung misis ko naman eh, OFW eh. Magpapadala naman yan sa katapusan. Yan. So, kinain sila ng sistema. Mahirap na silang makaalis. Kasi parang andating, bakit pa ako magtataguyod kung wala naman bearing kung magtumambay pa rin ako. Parang ganon. So, hindi nila tutulungan yung sarili nila. Walang mangyayaring level up. So, kailangan palitan mo yung ways and everything, thinking, ikaw mismo sa sarili mo. Oo. Mm-hmm. Tapos, let's say, ang dami mo pang anak. Oo, yan. Kung madami na, talagang kailangan focus ka na dyan. Siguro, tatlong trabaho kung sa tingin mo, kinakapos ka. Mm-hmm. O kung ano man. Yun. Dumating ba sa point, kuya, na nagkaroon kayo ng problema sa pera? Oo naman. Siyempre, natural yun. Talagang dumarating sa point na ganyan. Ang ginagawa na lang namin, imbis na parang malugmok kami, umiyak kami pare. Although, nakakaiyak naman talaga. Mm-hmm. Kapag, for example, hindi nagmamatch ng... may darating sa point na mawawala ng trabaho yung isa. Like for example, ako yun, most of the time, eh, nung wala pa ako sa industry. Kasi syempre, endo, yung mga industry na hindi mo trip yung ginagawa mo, pero kailangan mong gawin kasi may family ka. So, mag-resign ka sa work kasi hindi mo gusto yung work mo eh. So, most of the time, pag nawalan ako ng work, imbis na iiyak namin, nag-iisip kami ng way, like ako mag-apply ako agad, tapos mag-iisip kami ng ano yung pwedeng ibenta for the meantime para makatawid. And prayers, hindi ko alam, may something sa prayers na parang kung babalikan mo yung time na naiiyak ka o nadadown ka, galing oh, parang ano namin natawid yun, samantalang kung totoo si wala na kami halos kakainin noon, parang ganun, oo. At faith, yes. Na-survive niyo yung ganun na-survive, phase na-survive. Na yun. Nung patagal na yun eh, nagbenta kami ng mga shoes before. So pero, nakatawid kami. Pero at least, di ba, hindi nakahadlang ang financial sa relationship and marriage niyo. Hindi. Kasi ano, inisip namin, ano, wala namang binibigay. Yung literal na sinasabi sa atin ng mga magulang natin na wala namang challenge na binibigay sa atin yung nasa taas kung hindi natin kakayanin. So we always believe na lahat yon face lang, matatapos din, gano'n. Ay, alalahanin niya yun, ha? Kasi yes. Yung mga mister, di ba, kuya, lalo na kapag nagkakaproblema kayo sa financial, wag niyong iwan yung misis ninyo. Yun. Kasi, kuya, aminin natin, maraming mga mister dyan, pag nagkakaproblema sa financial, lalong gagawa ng ikasasakit sa ulo. Correct. Iinom, magmabarkada, kasi may problema sila sa bahay. Oo, para makalimutan. Yun yung gagawa nilang lame excuse, parang gano'n. Ang nangyayari, para silang kumuha ng batot pinukpok lalo sa ulo nila. Correct. Imbis na naghahanap ng solusyon, ang ginagawa, magbibisyo. Correct. Which is lalo nauubos ang pera. And iniiwan, madalas
iniiwan si Mrs. Mm-hmm. Diba? Hindi nagiging satisfied si Mrs. Tapos, pagpapatulfo, iniiwan si Mrs. Yes, that's reality. Kuya. Oh, tama. Pero maganda na i-discuss natin yan sa second yun na nga, gap. Pumunta pa rin tayo dun eh. Pero sige, balik-balik. Maganda yan sa second gap. Kung bakit naglolo ko si Mr. or let's say si Mrs. Oo. Point of view ng isang lalaki, nandito naman na yung young makakasama natin. Pero kuya, please, paki-invite namin yung mga netizens natin na mag-watch sa Abante and syempre sa T-Bone. Ay, yung grabe, social media ba? Accounts okay mo, kuya. Sige, go. Thank you for that. Ayun, ini-invite ko po kayo na tumutok po sa Abante Teletabloid. Sa Politico Facebook page din po. Meron tayong newscast dyan, Mondays to Fridays. 8 p.m. po. Kwentong Politico, 8 p.m. po yan ha, sa Politico Facebook page. Then sa Abante Radio WD sa page naman po, Jigo Live po, Tuesdays and Thursdays po, 7 p.m. Puro wholesome po yan yung mga shows natin sa Abante. Then sa T-Bone po, shoutout ko po si Direct Mike Nerpiol, Sir Miji Manuel. Like nyo po yung mga pages ng T-Bone po, yun nandito po sa Quezon City ha, yung pinaka-main po natin. T-Bone Production QC, syempre yung main page with a 4 million views, 4 million na subscribers, yung T-Bone The Bill Out Night, yung pinaka main page, like nyo din. Cinematic page with Direct Rigor Dumlao. Then sino pa ba? Ano pa, Istorya page. Basta lahat po ng mga T-Bone pages, 16 pages kasi siya all in all eh, worldwide. So, yun. Yung mga binanggit ko, yun yung mapapanood nyo kami doon. Uy, so, hi, Rigor! Yes, nakabalik ka pala Rigor, si Rigor. Yes, oo. Oh, we're working na. Nasa Dubai siya before. Oo, oh, sa T-Bone Dubai doon. Then, nandito na siya ngayon. Oo, oh, may T-Bone Dubai din. Oo, oh, actually, si Rigor, nag-search up PA doon. Tapos, nagpakitang gilas, naging director. That's the reason kaya din nila siya sa Pilipinas. Magaling na director si, ano, yes, si Rigor. Kasi before, may na-handle kaming isang project. Siya yung director din. Oh. Nagpatulong kami kay Riggs. Tapos, yung mga gamit. Yun, kasi yun. Syempre, mascom, di ba? Camera-camera, smoke machine. Tama. Yung mga ilaw-ilaw. Matutuwa yun. Diba? Acknowledge mo siya. Oo, hi Rigor. Alam ko, nag-message siya sa akin pero hindi ko na nasine. Sige lang. At sa sobrang busy ko, pero hi Riggs. Ayan. Pero I send you one of his works, mga gawa niya for short film dito. Si Riggs kasi is close kay Nicole. Yes, Yes, super Nicole. Dikit sila ni Nicole. Kaya si Nicole, super friends kami ni Nicole. Kaya hi Riggs, ayan. So, congratulations, pagkakasama pala kay nila Kuya Jigo and Ate Camille. Yes. Ayan. Anyway, thank you very much. Si Kuya Will Postolero. Tinatay na ng Jigo. Yes, Jigo. Wala problema. Thank you very much. And syempre mga kapatid, makakasama ulit natin siya sa next episode tomorrow. Yes. Ayan. Maganda yung segment natin tomorrow kasi kung bakit igolo ko yung ating mga mister and yung ating mga misi. So I think very interesting yung topic tomorrow. Thank you very much, Kuya Jigo. And Ate Camille, thank you very much sa pagsama sa ating show, Bardagulan Serye. And tomorrow muli mga kapatid, maraming salamat. Yung Seikatsu products natin, please visit po yung Seikatsu Incorporated Facebook page and Instagram account para po maka-order ng Good Night, Oxybite, Gotrite, and Pro Fiber. Ako po si Shari naman. Magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan.